So our last speaker, he is the senior pastor for Life Center Global Missions, Inc. He is also the chairman and national director of Jesus, the Heart of Missions team and the Presidential Intercessors Network. He's also a member of Philippine Council of Evangelical Bishops and Christian Bishops and Ministers Association in the Philippines. He has also earned his degree in Doctor of Divinity and Doctor of Ministries. He is a certified marriage counselor, and he has also co-authored a book with his wife, Reverend Cynthia Veluz. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, let's all give God a hand for the life of Bishop Dante Veluz. Wow, ang pogi ko dyan ah. Parang 2011 pa lang yata. Lahat ng excited kay Lord, asang ka ng kamay, iwagayway, hindi po, at sabihin natin, maghintay ka. Amen. O, itaas ulit ang kanang kamay, ilagay dito sa may kalapit ng tenga sa kaliwa, tapos sabay-sabay, tanggalin natin ang maskara natin, ha? Yeah. Walang magbabalik, ha? Let's pray. Aming pundalangin na ang kaluwalhatian mo ay mamalas namin sa aming kalagitnaan. At Lord, truly indeed, mapapagpala kami. Sigurado yan dahil ikaw ay narito. Padalangin namin kami maging pagpapala. At Lord, ang iyong salita ay maging malinaw, maunawa namin, maranasan namin ito. At mapalakas kami, maging kalakasan sa iba. Salamat po sa Now Word of God. We thank you for your sweet presence in this place. For every corner of this property is filled by your presence. Your presence is awesome, O Lord, in this place. Salamat po. Excited kami sa gagawin mo. We love you and we bless you today, Lord. And we give you praise. And thank you, Lord, in advance sa gagawin mo sa aming buhay. In Jesus' name, and everybody said, amen. Limang tao nga, pakisabi mo, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Yeah, sabi mo, makakabayad ka rin sa utang, makakasawa ka rin. Ha? O kaya, kung wala siyang asawa, walang matatanggap mo na. Tanggapin mo na lang katotohanan. Hallelujah. Hindi, Bishop. Kasi si Sarah, nakanak, almost 90 na. May pag-asa pa. Intindi mo, pet maluka. Okay. Pakilagay mo nga yung PowerPoint ko. Ayan, fulfilling God's purpose. Tingnan ko kung aabot yung aking ano. Ayun. Or destiny. Ano sa Tagalog ang destiny? Ha, kapalaran o guhit ba 'yon ng tadhana o plano or purpose ng Lord sa buhay mo? Anong plano mo? Mag-aral. Pag nakapag-aral ka, nakapagtapos ka, ano na? Magtatrabaho. Saan? Sa Robinson's Galleria o sa dito? O saan ba? O pagkatapos kang makapag-aral, makapagtrabaho, ano, ay di manliligaw. Ay, iba naman, dahil babae, magpapaligaw. Magbo-volunteer akong aseret. Aser, okay. Para ma-expose ka ng gusto. Kasi sabi sa Bible, he who finds a wife finds a good thing, ha? Favor from the Lord. So ang babae, magpapakita. Kaya doon ka sa asering ministry. Okay? Oh, at least may idea na kayo. Dapat may wisdom kay Lord. Oh, so pag nagkasawa ka, ano susunod? E di magkaanak. Oh, pagkatapos, manugang. Oh, apo. Oh, pagkatapos, so yung iba walang talagang concrete. Yung bang ano talaga ang plano ng Diyos sa buhay mo. E paano yung mga tricycle driver? E paano yung mga carpenters? O kaya yung mga nasa, alam, mangingisda? Paano yan? Yung bang plano ng Diyos ay para lang sa mga nakapag-aral o narito na ang ganda, blessed tayo,
So, ano ba ang plano? Pwede ba ang isang magsasaka o ang isang ginang o nanay lang, lola, ay nasa plano ng Diyos? So, importante po, ano ang plano ng Diyos? I want to share to you a video. 7 minutes yan eh. Total, 1 hour naman ako. Ay wala na. Napaaga pa tayo ng isa pang oras. Kaya, pag nagsasalita tayo, nandyan ang Lord, namamatay ang relo. pagka wala si Lord, kahit na nang gawin mo, ang tagal ng 5 minutes. Kaya let's ask the Lord kung ano talaga message ng Lord. Ako po, kanina, nakaupo ako. Nakikita ko, nakakatuwa naman na mayroong ganitong gathering. Ang dami natin ano, pero sila, tayo, mga Amerikano, speaker, para-pare lang tayong may purpose si Lord. At hindi lang nasa limelight, yung nasa harapan, ang parang ginagamit ng Lord. Kung saan ka naroon, doon ka gagamitin ng Panginoon. No? Tanda mo yan, ha? So, ako po ay probinsyano. Tagalumbalag mo na, ako po ang kinukuha sa ang probinsyano. Si Coco Martin, second option yan. Ang problema ko lang, yung abs ko natakpan ng taba. Kaya, hindi makita. Hindi ko akalain na ang probinsyano, katulad ko, kasi ang Lumban Laguna, kilala lang yan sa Burda, ng Barong Tagalog. Mangingisda po ako noon. Patayan noong mid-70s sa Monte Ablao, Hinojosa, Patayan lang, walang demandahan yan. Busan lang ng lahi. So kilala kami noon, lagi kami nasa dyaryo dahil sa Patayan. Ano bang maganda ang pwedeng mangyari o galing sa Lumban? Wala po. Parang sa Nazareth, hinamak nila si Lord. So tingnan nyo, galing probinsya, napakagandang lalaki. Yan po. Hindi ko po pwedeng i-deny yan. Given na yan, given. Ako po ay napaka-itim. Payat. Huwag niyo akong tawanan dahil ako'y mataba. Nakalagay sa Leviticus 3:16, the fat portion belongs to the Lord. Kaya kaming mga matataba, kay Lord. Kayo mga payat, kay Lord din. Ay, ang itim ko, ang payat ko, dahil nung ako'y bata, nagtitinda ako ng tinapay. 3:30, 4 o'clock, gising na ako. Yung pandesal, bicho. Tapos sa gabi, Pinoy balut. Kaya ganyan kagandang boses ko na na-practice na. No? Eh bakit? Ang tatay, nung hindi pa siya nakakilala kay Lord, tatay kasi ang tawag sa amin sa probinsya, yung iba, ama, nung maganda ang takbo ng isip, okay, nakabili ng lupa, may bahay kami doon, nagkaroon ng napakaraming bisyo. Ha? Sugarol, ang tatay, sugalero, lasingero, babaero, tubero. Lahat ng may ero, no? Nung natutong magsugal, ay talaga lagi kaming walang pera, kaya I had to work. So, elementary pa lang, mga grade 6, nagtatrabaho na ako hanggang nag-college ako, working student talaga ako. Lahat ng klase pwede kong pasukan. Ano po? Nag-waiter ako, janitor, messenger nung nasa college na ako, dyan sa Hyatt Regency Manila, waiter ako dyan, nag-carpenter ako dyan sa Manila Hotel, Ramada Hotel. Lahat ng pwede ko na kunin. Kasi nga po, ang tatay ay walang plano sa buhay ko. Alright? So, bago ko kaiyakan pa tayo dito. Palabas mo nga muna yung may galit ka yata sa akin, ba't mo pinuputol to? Alam nyo, ang na-foresee ko dito, alright, listen to me, sayang ang opportunity, ina-announce na merong schooling for the prophetic at hindi mo i-avail. Ako po, lahat ng mayroong ganyan, noong 1992, dinadaluhan ko yan, pati sa Muar, Malaysia, kay Jonathan David.
Tapos sa Singapore, gumagastos po kami ng wife ko para ano ba ito? Ano ba yung nangyayari sa akin? So, may price. Matutunan mo, gusto mo maging sundalo? Ay, kumuha ka ng at least 6 months yan. Training, no? Magdo-doktor ka at least 9 years or so. Ang pagpapastor, hindi ganun lang kadali, pastor ka na. Akala nila marami mga gwapo, nag-artista, marami po nagpapastor. Wala na kayong magagawa, hawak ko ang mikropono. So, ang pagpapastor, o maging isang lingkod ka ng Diyos, may price to pay po yan. Kaya yung mga tumatayo dito, hindi lang silang mga Amerikano, Canadians, or foreigners na praise God, ginamit sila ng Lord to inspire us. But I want to tell you this, ang daming mga Pinoy, anointed sila, Pinoy balot anointing. Na pag tinignan ninyo, sino nagturo sa kanila, i-level mo sila sa mga ibang mga speakers, hindi po tayo pahuhuli. Bakit po? Dahil ang Diyos nila, Diyos din ng Pinoy at balot. Amen? Yung hindi nag-amen, mga Hapon yan, mga in-check. So nakita ko ang sarili ko, Lord salamat, may purpose pala ikaw sa buhay ko, may destiny ka sa buhay ko. So pagkatapos nito, i-avail ninyo yung level 1 and 2. Kasi kami meron din training, no? Eh paano naman kayo dadalo sa training namin? Yung last batch namin ay sa Brooks Point. Yung susunod namin ay sa Paranaque and then sa Tagaytay, sa Japan. Ganun po yung schedule ko. Eh ito, nandyan na lang sa Robinson. Pag hindi nyo pa na-avail ito, sayang po. I will give you an overview of what the prophetic ministry is all about and how can you relate to that. So I pray makuha ninyo ito. Ano po? I'm not going to promote anything here but the prophetic ministry of the Holy Spirit. Kaya lang meron siyang channels. Meron siyang pamamaraan na makuha mo, malaman mo kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya palabas ko lang po ito ha, para just to give you an idea. 7 minutes po yan. Puro litrato ko lahat yan. Speaker na to, makasarili pa ito. Batch 152 actually yan po. Sa Brooks Point, Palawan. Ba't walang sound? Mamaya naman yung sound, so puro picture muna. Ganun ba yan? At least may nakikita kayo, di ba? Pakiusap naman, dapat patas ang laban. Oh yan, sino? Ex-girlfriend ko po yan. Wala bang sound yan? Ha? Nakakaroon ako ng inner hurt dito. Yan po yan, sa Legend Hotel sa Puerto Princesa. Yung pastor dyan ay anak ng dating governor, si Jay Rodriguez. 4 times na siyang dumalo ng Prophetic Institute. So kung nasa Metro Manila siya, siguro laging atin yan, level 1, level 2, level 3, level 4, level 2,000. Grabe ka, lahat dadalon. At nagpatotoo yan, nasa in deep sexual immorality yan, hanggang sa bestiality, lahat po, nirescue siya ng Lord. Ngayon, siya ang number 2 provincial vocal eh. Provincial, ano ba tayo dyan? Board member, no? 4 na beses. Wala pa rin? Yun! Praise the Lord. Yan po yung tinuturo natin, hearing from God, no? There are 10 various ways. Yan pong emphasis, character and demonstration of God's power. Yan. Yan po ang probinsyano at probinsyana. Declaring the word of the Lord. Yan, importante yung activation, no? So, merong teaching, may activation, may presbytery, no? Kaya, tumalo kayo sa level 1. 120 plus po yan sila. Mostly pastors and workers na kanyang mga churches. Hindi ka pwedeng magpastor, maging worker na hindi ka dadalo ng Prophetic Institute.
Ni-require niya lahat. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet call, let your voice. Yan po yung pastor nila, Jay Rodriguez, yung gumawa ng video yung nasa kanan. Yan, ang tawag dyan po ay activation. Ito naman, presbytery. So, pag dumalo kayo ng levels 1 and 2, ginagawa yatin natin yan. Ha? Yan, yung revival, katulad nangyari siguro the last few sessions, hindi dapat nagtatapos sa puro iyak lang na iyak, no? Yan, meron tayong activation. And these are the days of the harvest. All the fields are yeah, makita nyo, napakagwapo. Walang kokontra. Walang nilikha ang Diyos na pangit. Ang hindi ng kami, naaawa ko sa iyo. Ayan. Yan po, Puerto Lucesa. Siya yung pastor. Apat na beses nang dumalo yan. Alamin mo, tapos mag-focus ko lang noon. Bro. Ikaw ay nag-aaral. Normal yan, normal. Ang prayer na si Lord, pangalaw ko family mo, pangalaw yung pag-aaral. Normal na normal yan. Ang Lord ang usap sa pamagitan ng inner voice or audible voice ng Lord. So, nakakatawa ang nakapagkapo ng usap si Lord sa inyo. Grabe, talagang hanapin mo para addiction door. Gusto ko pa marinig ang tinig mo. Ang tinig mo ng Lord ay clear, hindi malabo. Hindi. Mapasok tayo doon sa tinatawag na secret place sa pamagitan ng panalangin. Napaka sharp. Ito mga sa operate accountant yan. Full time. Very sharp sa prophetic. Ako po, Samsung. Ang daming tao yung napapalakas mo, napapalakas very sharp. Sinabi sa Pchito, ano yan, Apon. Ito ay businessman, naging staff ko, full-time. Nilagay mo sa kanyang kamay. Tapos yung another full-time kong staff, doctor naman, medical doctor, naging asawa naman niya. Ang sarap kasama ng mga nakikinig kay Lord. Hindi nag-seminary, nag-Bible school yung mga yan, pero babad sa presence ng Lord. So yun ang wife niya, Dr. Christine. Napaka-sharp. Ako po, Samsung. These are the days of declaring the word of the Lord. And these are the days siya yung gumawa ng video po yan. Mga workers po yan. At saka nakakatuwa yung church nila, boom. And though these are days of great trial, hearing from God po. Na ma-activate yung gifts sa iyo, at yung dance. Napaka-conservative po niya. Mo yung Holy Spirit, natanggap na kung totoo mong sinurrender si Lord, ay si Lord, sinurrender mo yung Holy Spirit, masak sa iyo Holy Spirit, meron ka na kasi para doon. Bakit? Abay, babasa ka ng Bible, ha? Gusto mo na mag-worship, aba, gusto mo mag-ingot kayo, dati nag-umura ka, nag-inigabi ka lang. Pwede ba mo wala? Evidence yan. May bago na ang buhay na natanggap ka. Pakala pa ngayon, ay yung magpalangasan na nito lang mo. Pray ka naman yung pag ibang atong gamang hindi na naiyak ako. Ay, kapag-away yan. O, yan. Nakaka-bless, no? Activation po ang tawag dyan, no? Ito naman, sa hindi pa nakaranas ng infilling of the Holy Spirit, manifestation of the gifts of the Holy Spirit, ito naman, healing. So may kanya-kanyang linya para mga doktor, ano, meron din ganun kami mga topics, healing ng healing, ganyan. Presbytery. Bago nila gawin yan, sinasampulan muna namin. At nakakatuwa, corporate anointing sila rin, magagawa din nila.
Ang prophetic ministry ay hindi para sa group of few people, no. It's for everyone. Kaya lang, you have to learn to know about it. Yan po, yung mga nakapagtapos. Kung pwede po, pag nagsasalita na ako, walang naglalakad, walang tumatayo-tayo. Bigyan natin ng ano, respect ang presence ni Lord, ha? Kung hindi kayo makatiis, tiisin nyo na lang. Huwag kayong iihi dyan. Alright. Sige, palakpakan natin si Lord. Ayaw ko po yung may nagkukwentuhan at patayo-tayo kasi hindi ko ginagawa yan. Pag may nagsasalita, hanggat mare ako mismo ay maging model. Alright, let's pray. Lord, muli, dalangin ko, mata na nakakakita, tenga na nakakarinig, at puso na matalas ang pakiramdam sa presence mo. In Jesus' name we pray. Amen. I want to share to you my life. Alright? How many times have you read the Word of God? Hindi option ang basahin mo lang ito tuwing umaga. Ang sabi in my Bible, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day only. Amen? Day and? Saan makikita yun? Revelation chapter 23 verse 1. Ha? Deuteronomy? Saan? Joshua 1 verse? Diba? Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sit. But his delight is in the law of the Lord, but on his law he meditates night only. Amen? Ano? Yun. Pagka umakyat sa langit, sinong kikilalanin na asawa ng babae? Yung una? Yung pangalawa, pito. Kasi lahat nangamatay, kaya nakakatakot. Mapangasawa yung babae na yun, sigurado mamamatay ka. So, Lord, sino ang kikilalanin? Sabi ng Panginoon, you are in error because you do not know the scriptures and the power of God. So, we have to know the Bible. So, yung itinuturo natin dito, very much po, balanced tayo. Kasi nasa covering tayo ng Philippine Council of Evangelical Churches. Ibig sabihin niya, hindi ka basta pwedeng magturo o tatayo dito na ang turo mo ay hindi mo masusupport ng Word of God. So it's very important, like the Berean Christians, while Paul was preaching the Word of God, they were also searching on the Scriptures. So sino ang may dalang Bible ngayon? Itaas ang mga Bible at iwagayway. Sige po. Iwagayway. Yan. Praise the Lord. Iwagayway. Huwag kayo mahiya. Sige po. Yan. Sige yan. Lahat ng walang dala, pokpokin natin lahat. Sige po. Sige. Huwag kayo mahiya. Kasi ang galing umamin, wala namang Bible. Ano ang dala ng doktor? Na malalaman mo, doktor siya. Oh, ay sabungero. Ahente ng punerarya. Kabaong. Ano kabaong? Tape measure. Kaya ang hirap magkaroon ng kaibigan na ahente ng punerarya. Akala mo dadalawin ka, pala susukatan ka na. Eh, anak ng Diyos, anong dala? Oh, eh, pastor, mabigat. Ito, 1 kilo to. Maiwanan ko na ang asawa ko, wag lang ito. Wala naman siya, kaya malakas ang loob ko. Anyway, babalik at babalik ako sa bahay. No? Yung aking isang Bible na nailagay ko sa ibabaw ng sasakyan, nagmamadali ako, nagbihis lang ako, takbo karagad ako. Nasa Daly City ako noon sa California, tapos kalapit po yan ng weekly. Tapos nang nagpatakbo na ako, sabi ko, naku, yung Bible ko, naiwanan ko. Eh, ang tagal-tagal ko ng Bible noon, so bumili ako noong itong kapalit, 2004 ko hanggang ngayon. Talagang, kasi may mga notes po ako dyan, sabi ng anak ko, Daddy, dumi naman ang Bible mo. Kasi pag tinignan yung Bible ko, mas madumi kay Charles Spurgeon, si Oni Basa, ang dumi-dumi ng Bible. Sabi ko, anak, wala ang basagan ng trip. Pag madumi ang Bible, dahil binabasa, malinis ang buhay. Pag malinis ang Bible dahil hindi binabasa, madumi ang buhay. Diba? Kaya mamaya, ikaskas nyo yung Bible nyo dyan sa ilalim. Para paglabas nyo, tatamaan kayo ng kidlat.
Eh kasi, kahit anong daming magagandang turo dito, ha, yung kilos ng Lord, talagang natumba ka, 20 tumba ka na, 20 na yung bukol mo. Yung iba, grabe, pag napuspos daw, gumugulong, papunta roon, nakarating hanggang dulo, eh di bumalik siya, papunta doon sa kabila. Grabe, daming arte natin, minsan ano, tapos pag altar call, wah! Eh, kada linggo, ikaw na naman, lumabas-lubas ka na nga dito. Puro ka na lang, ngaw-ngaw. Nakakainis. Puro na lang sa salita, puro arte, wala kasing foundation. So, importante, sa Sunday, may dala kayong salita ng Diyos. Eh, may Bible din sa cellphone, di ba? Sa cellphone ko, sa iPad ko, ando lahat eh. So, hindi na mabigat. Pero kahit na ulitin ko ito ha, ang ganda ng tinuturo, may Bible ko nga, wala ka namang notebook. So dapat may notebook, wala rin kwenta yan pag wala kang ballpen. Kaya ako, yung bag ko, may notebook ako, may ballpen. Kung sinong speaker dito, eh, nagsusulat ako. Eh, pastor, ibang klase ang audience namin. Bakit? Matatalino yan. Alam na namin ang Bible. Ganon? Pet malo ka. Grabe ka. Ha? So dapat sinusulat nyo. Ang background ko po ay Bible. Baptist. Conservative Baptist. Kami, pag naka-memorize kami, yung aming Sunday school teacher, bibigyan kami ng candy, etc. So, tinrain kami dyan. So, hanggang nag-Bible school kami, evangelical. Hindi nga namin may turo yung tinuturo natin ngayon dito. Eh. Bakit? Hindi kami naniniwala noon sa speaking tongues, gifts of the spirit, prophetic, wala yung kulto yan. Ganun kami noon. Ha? Pero purihin ng Lord, that was before. So, ngayon, iba na po, kumilos ang Lord. So, yung foundation sa Bible, na samahan pa ng Pentecostal experience, the upper room experience, so mas maganda po. So ngayon, mga kapatid, maganda din naman meron tayo mga manifestations dito pag malalim tayo sa presence of God, praise God, pero how about the Word of God? Can we support the move of God using the Word of God? So importante po yan, no? Balance dapat yan. Alright. Now let's go to our topic for today. Tagalogin nyo nga po yan. Ready, go. Hindi nyo alam Tagalog yan? Ha? Matupad ang layunin ng Diyos. Sa Chinese. Pansit Cantona. Pag hindi mo ba naman naintindihan yan? Sabi ni Pangulong Duterte, tatanggalin nyo ako. I have a destiny. So kung siya, hindi naman siya biblically sound, no? Pero naintindihan niya yung word na meron siyang destiny, eh, bakit tayo? Hindi natin masabi yon. Ano ba talaga ang destiny or purpose ng Lord sa buhay mo? Okay? So important yan. Pakibasa po yan. Sabay-sabay. Ready? Go. The Lord will fulfill His purpose for me. Your love, O Lord, endures forever. Do not abandon the works of your hands. So Psalm 138 verse 8. Hindi nyo makakuha yung buong verse, hindi nyo ma-memorize, at least yung essence of it. For the Lord will fulfill His purpose for me. Sa Tagalog, ang Panginoon ang magsasakatuparan ng plano niya, purpose niya, destiny niya sa buhay ko. Ay, di si Lord pala eh. Nakalagay sa John chapter 15 verse 16, you did not choose me, sabi ni Lord, but I chose you and appointed you that you may go and bear fruit and that fruit should remain. So nung naborn again ka, hindi dahil ikaw, ha? Hindi tayo pwedeng maborn again dahil patay tayo sa spirit. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1, for we were all dead because of our trespasses and sins. So ang ginawa ng Lord sa verse 5, He made us alive. Parang tinapik tayo. Tapos nung nangangaral na, naunawaan mo na bakit? Buhay na ang espiritu mo. Si Lord ang gumawa nun. Kaya tayo na born again, hindi dahil sa speaker, may nag-share, may nagbigay ng truck, may nagbigay ng jeep, may nagbigay ng tricycle. Naunawaan mo kasi binuhay na ng Lord ang espiritu mo.
Kaya ka na born again dahil gusto niya na maging kasama ka sa pamilya ng Diyos. Pakisabi mo nga sa kaliwa, ikaw ay born again, ako ay born again, tayong lahat ay born again, sana nga ikaw ay born again. Sinong nakakalab ko ikay talaga ay born again? Si Lord lang at saka ikaw mismo. Ay paano yung pastor namatay pa doon sa club? Paano yung ano na sumama sa ganito pa? Ah, problema na nila. Yung buhay mo ang problema mo. Ay paano si Judas? Ano kasalanan ni Judas? Bakit nagung siya? Ah, problema na niya. Hindi ko po problemahan yan. Ang mahalaga, bakit ka narito? Ha? Bakit hindi ka doon sa kainan? Oh, bakit mo pinili pagkatapos ng trabaho mo pupunta ka rito? Kanina, simula kanina alauna hanggang dito, narito ka na. Bakit? Kasi kasama yan sa plano ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Yeah. Hindi aksidente na narito tayo. Yan ay ayon sa plano ng Diyos. Lakaran mo lang! Yeah. Huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan, huwag kang maging pasaway. Ang kalooban ng Diyos, mangyayari yan. Ang problema, nadidelay dahil ang kunat mo. Pasaway ka eh. Subukan mo, sumunod ka lang kay Lord. Ako 60 na kahapon. Birthday ko kahapon. Tuyo. Wala ka naman regalo, awit ka lang na awit. So next year, 59 ako. The following year, 58. Nakakaedad na ako. Pero alam niyo ba, habang nagkakaedad ako, doon pa marami na opportunities na binibigay ng Lord for me to minister here and overseas. Sabi ni Caleb kay Joshua, yes, I can conquer the land at the age of 85 because I feel ako'y parang 40 pa lang. Sa totoo lang, pag ako'y nagbubuhat, pag ganyan na ang buhat ko, eh, bakit iba na, nako. Meron ng rayuma all over the place. May edad na, pero yung spirit, grabe. So ako, nagpapasalamat ako. Ako, nakaabot na ng 60. Ikaw, hindi mo palang kung bukas, buhay ka pa. Hindi ako nananakot. Ha? So, kahit pala nagkakaedad na tayo, pag nilalakaran mo ang plano ng Diyos, naku, ang sarap niyan. Ako po, by profession, eh, nasa sales talaga ako. May construction firm ako. Nung ako'y tinawag ng Diyos, licensed real estate broker ako, meron akong kliyente, exclusive broker ako. Pagkatapos, sabi ko, hihinto na po ako, buy and sell lang siya, taga Corinthian Garden siya, ang dami kong kinikita siya sa kanya. Dahil buy and sell siya, ang dami kong nabenta, sabi niya, bakit ka magpapastor? May bayad ba? Nakakatakot ka. Ang galing ng pasok mo, ha? Eh ano to, resibo. Sabi pa naman ng kliyente ko, parang ang saya-saya mo na magpapastor ka. Ako, ang yaman ko, daladalong bahay ko sa Corinthian Gardens, marami akong properties, etc., etc. Kaya lang, pag dumalaw yung ano ko, ganito, dahil naisakot ako, naku, natatakot ako, baka malaman ang asawa ko. Pero ikaw, Pastor Dante, na ikaw ngayon, ang tingin ko sa'yo, ang saya-saya mo. Sabi niya sa akin, siguro mas malaki ang kikitain mo dyan. Tawag po ito ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, yung aking kinikita sa construction tsaka sa real estate, ay talagang, ay bata pa ako, nagtatap na chair na ako. Nung panahon ng mga MLM, nagtatap na chair ako. Yung first quadrant nga sa Amerika, number one ako. $3,000 per week for 4 consecutive Sundays. Eh kasi yan ang training ko, pero hindi ako masaya. Nakikita ko naman ibang kapatid ng mga pastor, Pastor Dante, hindi pa ako ordained bishop noon. Bakit ang dala-dala mo sapatos ng Marikina, mga bag? Ako lang ang tumatawa, grabe kayo. Wala kayong pakialam, wala kayo. Sabi ko, eh kasi, tatlo yung anak ko, ang minimum dapat at least sa 5 members of the family, at least 2-5, 3-5, sa Philadelphia kami noon nakatira. 6.5 years kami sa Amerika. Eh, hindi bagay sa iyan. Pastor ka, dapat salita ng Diyos. Hindi yan. Sabi ko, eh yun nga eh, wala kasi akong alam eh.
Ngayon, kung bibigyan mo ako ng suporta, titigil ako. Nag-isip, sabi niya, sige, ituloy niyo. Ito talaga. Kesa naman susulatan ko yung mga kaibigan ko, hingi ako ng support. Ha? God gives us the ability, the power to create wealth. So yun ang alam ko. I never wrote any solicitation letter since the time I said yes to obeying God's call upon my life up to now. For my family, no, I have never done that. Ngayon pa lang. Susulatan ko si Bishop Chito, mayaman yan. Lahat ng yaman ng mga drug lords, ipinagkatiwala sa kanya. Bir mo, makarent ka ng ganito. O ngayon, alam nyo na, utangan! So ano talaga ang plano ng Diyos sa buhay natin? Kaya na, nakalagay na, for the Lord will fulfill His purpose for me. Sabi ng Proverbs chapter 19 verse 21. Okay, kung hindi kayo nagsusulat, nakaganon lang kayo. Okay, i-type man lang nyo dyan sa inyong sa cellphone, whatever. Nakalagay doon, many, in other translation, great are the plans in a man's heart. But it is the Lord's purpose that will stand. So, sige, humirit ka, dumama ka, gawa ka ng New Year's resolution, etong wish list ko, etc. Tapos you ended up frustrated. Kasi, plano ka lang ng plano, hindi mo alam kung anong plano ng Diyos. Ngayon, kung malaban mo ang plano ng Diyos at lakaran mo ito, nako, walang kapalit yan. Hindi pera, hindi ganda ng building, hindi number of people. Eh kasi nakakatuwa ha, ang Jesus is Lord, ang Victory Christian Fellowship, kita nyo ang ganda ng kanilang bahay pananambahan, ang daming ilaw, kung wala kang ilaw sa church nyo, kunin nyo yung iba. Ha? Tinyo ang kanilang sound system, grabe. Tinyo mo ang keyboard, tatlo-tatlo, tayo wala. Ang piliin nyo mamaya yung pinakang mahal, yan, yan. Ano ngayon kung ang iyong church ay hindi katulad nito? Diba? Si Jeremiah, na yan ang topic natin, walang single follower, walang church. Pero ang sabi sa Bible, one of the major prophets, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, hindi prophets si Lamentations, ha? Ha? Ezekiel, Daniel. Pero mo, nakasulat pa ng libro, kaya lang ang title, Atungal. Pupunta ka sa National Bookstore, do you have a book here that tells about the cry of Jeremiah, Lamentation? Walang susulat ng libro, puro sama ng loob ang ilalagay mo. Pero nakalagay sa Jeremiah 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are... Hindi ako nagtatayo ng choir, ha? Inihulog yan sa balon para patayin. Grabing mangaral, pero walang sumunod kahit isa. So minsan, hindi ko sinasabing yan ay idol ko, inspiration ko si Jeremiah. Pero listen to this. Walang lahat, walang ganito. Pero he remained faithful to the end. So sometimes, nangangaral ka sa salita ng Diyos, binigay mo lahat, napaos ka, tapos walang sumunod sa iyo. O kaya, nagpapastor ka, 5 taon na, 5 pa rin ang miyembro mo. Sino yun? Ikaw, asawa mo, 3 anak. Grabe ka. Pet malo ka, sir. Sa totoo lang, puruin ng Diyos, maraming mga kapatid natin, lumaki, ha, Christ Commission Fellowship, ha, ito, praise the Lord. At least, makita natin na, may, kumbaga sa mga doctors, merong sa mata, sa tenga, merong sa puso, merong sa tuhod. Ay, naku, wala rin tumawa. Anyway, may mga doctors na iba-ibang linya. Kung ano yung kailangan mo, yun ang tatawagan mo, kung sa ngipin, oh, ganito lahat. Ngayon sa churches din, merong ang anointing as evangelism, yung anointing ng iba ay signs and wonders, no? Ikaw naman wondering what's happening. Ha? Iba-iba. Alright?
Ngayon, si na Bishop Chito, lumili niya sa Apostolic Prophetic Movement of the Holy Spirit. Yung iba, walang kaalam sa ganito. Hindi nila lang kung ano nangyari. Ano ba yan? Kulto ba yan? Eh, kasi nga, iba-iba ang kilos ng Diyos. So magpasalamat tayo sa Lord. Hindi yan sa paramihan ng miyembro, palakihan ng iglesia, ang malaga, ginagawa mong kalooban ng Diyos. So si Jeremiah was fulfilling God's purpose even if nobody followed him. Alright? So yan ang text natin ngayon. Nakaka-bless, no? Walang sumunod sa kanya. Gusto niyo ba yung tema? Walang sumunod sa kanya. Alright. Ako po, everyday, makita nyo sa Facebook page ko, Dante Velus Pogi. Huwag nyo lalagyan ng Pogi, mababaliwala lahat yun. So, Dante Velus lang. Lagi ako, everyday yan, since December 29, 2016, up to now. Nagtuturo ko at least 20 minutes, and then prayer time, at least 1 hour yan. Sa gabi kami, dalawa ng wife ko. Isa sa tinuturo ko, dapat alam natin ang destiny ng ating buhay at ng bansang Pilipinas. Biro mo, December 16, 2016, when he was in Singapore together with 20,000 plus crowd during the time, sabi niya, in the fullness of God's time, the Philippines will arise. Alright? So, pumalakpak ako ikay Pilipino. Nakakatuwa, no? Sabi ng Psalm 33:12, blessed is the nation whose God is the Lord and whose people whom He has chosen as his heritage or as his own inheritance. Sa Tagalog, nakalagay sa pera natin, pinagpala ang bansa na ang Diyos ang Panginoon. Hanggang doon lang ang nilagay. Pero pag tinuloy mo yan, na pinili niya ang saling lahi para sa kanya o kanyang mana. Chosen nation. Kaya pala, ang pangalan natin ay Pilipino. Pili na Pino pa. Sabihin mo nga sa iyong kalapit, kahit ganyan ang ilong mo, pinili ka ng Diyos. Tayo lang ang may ganyang pangalan, Pili Pino. Naniniwala ako, pagpapalain ng Diyos ang ating bansa. Yung hindi nag-amen, Panginoon, patawarin mo sila. Tayo, sa buong mundo, ang pinakamaraming natural resources. Alright? At, according to study, given na yan, the richest country in the world. So, sobrang yaman natin, ang daming corrupt, hindi nila maubos. Huh? Hallelujah! Mga backslider ba kayo? Hindi ko kayo nadinig mag-hallelujah dyan. Kanina pa kayo. Ha? Huh? Meron mo yan. Very rich in natural resources. Napakarami yan. Ang palladium, tayong number one. Ha? Huh? Kung ano yan, bahala kayo kung ano yan. Alright. Sa Wikipedia, meron top secret sa Mindanao. $1 trillion untapped natural resources. Hindi nyo alam yan. Kasi ang alam lang natin yung... Puro sayaw. Kaya pala, pinagkakaguluhan at ayaw nila na i-operate yan ng mga dayuhan kasi maraming resources dyan sa Mindanao. Sa Surigao del Norte, 6 kilometers from the seashore, andun ang deepest deep. Andun ang deuterium. Alright? Ang nakakatuwa, from here, diyan sa may aro, papunta, parang meron siyang budo, imbudo, no? Papunta doon sa Maguindanao. Sa Maguindanao, merong lugar doon, ang tawag Ligawasan. Pero Ligawasan o Ligawasan Mars. Parang may kumunoy pa doon, etc. Pero 300,000 square kilometers po yun. Ang laki-laki nila. Ang laki-laki ng lupa. Tatlong lugar, tandaan nyo po ito, Southern Cotabato, Maguindanao, at saka Sultan Kudarat. Sultan Kudarat Oil.
Pero yung Southern Cotabato, o sabi nila, Northern, basta Cotabato, at saka Maguindanao, doon ang deuterium, ang tawag nila Maguindanao methane gas. Kung ano yung methane, problema na nila yan. Basta malaga, yan ang gas na ginagamit ng eroplano. Walang amoy yun. Walang putok. Walang amoy. Kaya pala, one time na balita na yung sasakyan tumatakbo, tubig lang, yun ang ginamit. 5 years nang ginagamit ni Congressman Don Magunda Dato. Alright, tingnan nyo lang ha. Oh, hindi pa yan ang topic ko, introduction pa lang yan. The vast deposits of the deuterium make Philippines the richest country in the world. 1 trillion natural gas. Alright? So ito, magkapatid po yan, itong governor ng Maguindanao, si Toto or Ismael, at ito yung kapatid niya, si Tota, hindi pala, si Dong. Sajid Dong, Magunda Dato. So since October 27, may palais dahil to si congressman, natap nila yung lugar, naghukay lang, tapos merong umaapoy. So ginawa nila. Panoorin niyo yan, nasa YouTube, nasa Facebook. The other day ko lang na-discover to, ewan kung kailan nila pinost yan. Talagang sabi nila, mababayaran lahat ng utang natin. Bakit? 3 billion pesos production per day. Yan po ang estimate nila. Grabe po ang information. Kaya naniniwala ako, nung sinabi ng Pangulo, in the fullness of God's time, the Philippines will arise. Eh ano mang gawin natin kasasayaw dito, pag hindi tayo lalabas, ha? Hindi natin ma-fulfill yung Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom must be preached in the whole world. Eh, sayo lang tayo ng sayo, nakakuha tayo ng word kay Lord. Dapat nagpo-produce tayo. Sabi ng Bible, go and make disciples, ha? Produce fruit, sabi ng Bible. You did not choose me, but I chose you that you may go and bear fruit. Hindi yun love, joy, peace, patience, goodness, character yun eh. Yan ay photocopy ng buhay mo na nadala mo kay Lord, na naging kamukha mo. Dapat, hindi ka lang sayo, unang sayo, dito. Dapat, nakapagdadala ka ng kaluluwa. Hello! Ganyan po yan. Eh paano ka naman makakapunta sa probinsya, sa iba-ibang lugar, o kaya kahit sa squatters, mamigay ka man lang ng pagkain kung wala kang pera. Kaya pagpapalain muna tayo ng Diyos. Kasi I've been to many countries, ang tingin nila sa atin, sabi ng isang German, ang nasa Norway ako, sabi ko, you need the Lord, etc., etc. Sabi niya, you need the Lord because you are poor. Yes, the Philippines is poor, you need God. No, you may have everything, but if you don't have Christ, you don't have anything. English yun. Namangha siya, marunong pala mag-English. You know, if you try everything and everything has failed, try the Lord. Yung ang tingin nila sa atin, nako na, galing lang kami sa Dubai, twice na, akala natin ang ganda ng buhay nila doon, ang dami na na-retrench, walang trabaho, nagtitiis lang kasi walang pera. Nako, kung ganun lang sila itrato sa ibang bansa, grabe ang mga nangyayari sa ating mga kababayang Pilipino. Bakit? Eh wala tayong pera eh. Kaya tayo nandun, nagtatrabaho tayo. Hamakin mo isang araw, the next Dubai is the Philippines na wala na sila ng langis, ha? Pupunta sila dito, sila naman na mag-a-apply. Hallelujah. Walang imposible sa Diyos. Kaya yung mga Pilipina na iniuhulog sa Hong Kong, doon, di ba, sa ibang floor, iniuhulog, mag-a-apply yung mga dito. Pag nag-apply mga Chinese, tanggapin natin, sila din ang ihulog natin. Grabe kayo, inaapin nyo kami. I look forward to that day that the prophetic word through the mouth of our president will come to pass. In the fullness of God's time, the Philippines will arise. Hallelujah! Ang hindi pumalakpak, hindi ka makakatikim ng pagpapala ng Diyos. Hallelujah! So last month, pinuntahan na ng Pangulian. So magkakaroon na, kasi meron akong business card nang gumawa ng study niyan. Pilipino pero pangalan niya ay Hapon, no? Pag binasa mo yung calling card, pero Pilipinong Pilipino. Dahil lang sa corruption, hindi ma-operate yan. 2013 pa, gusto na nila ma-operate, hindi na ma-operate. We pray na this generation, this administration, ma-operate na natin yan.
Kaya yan, sabi ng Pangulo, dadalhin niya lahat ng magagawa niyang resources, dadalhin niya doon para ma-operate niya. Pilipinas, maaring matulad sa Dubai dahil sa natural gas sa Maguindanao. Hallelujah. 1 trillion and the Philippines will be the next Dubai. Palakpak na malakas sa Panginoon. Hallelujah! Mas malakas! 10, 9, mangyayari yan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Malakas na. Hallelujah! Pagsabi sa tatlong tao, mangyayari yan habang ako'y nabubuhay pa. Huwag kayong magsalita na walang kausap. Delikado yan. Sige, 5 tao sabi mo, yayaman ka rin. Makakabayad ka na ng utang mo. Hallelujah. So yan ha. Tatlong lugar yan. Tandaan nyo ha. Sa South Cotabato, okay? Part ng ito, Maguindanao, yung kulay pula, at saka Sultan Kuldarat oil, and then deuterium. Methane gas or natural gas. Pero mo tubig, sindihan mo. Panoorin nyo yung video. Punta kayo sa Dante Velos, andun yung aking Facebook. Alright. Yan o, pag sinindihan mo yung tubig, ay nag-aapoy. Yan ang ligwas on Mars. 300,000 kilometer square meter. Yan po yan. Purihin ng Diyos. The Philippines is now the Asia's rising star because of our growth domestic product. And also, the Asia's rising or new Asian tiger. Yan po. Nakalagay po yan. Lahat yan. Sabi ng World Bank, March 5, 2018, saan pinakamaganda mag-invest ngayon? Sa Pilipinas. Hallelujah. Ang hindi po malakpak, hindi ka makakasama dyan. Papalakpak. Hallelujah. Yan po ay given. 6 to 8% ang growth rate natin. Sa buong Asia, Southeast Asia, tayo pong number one. Ayan, no? April 22 yan. Documented po lahat yan. So, grabe. Sabi ni Harry Roque, 63 countries, pwede na tayong mag-travel. Hindi pa updated yan kasi hindi pa kasamang Taiwan, etc. Yan po ngayon ay 66 na. Hallelujah. Pag hindi ka pumalakpak, hindi ka makaka-travel. Basta may passport ka at pamasahe. Ha? Yan o, kasama ng Taiwan dyan o. Makita nyo yun o. 1, 2, 3, 4, panglima. Kasi kailan lang yan, pinaplano pa kanya. Kasama na, Lord willing, Japan, makasama rin. I pray, I look forward to that day that the Philippines will also be holders of blue passport. Hallelujah. Yung nag-amen lang, Lord, ang bigyan mo ng blue passport. Hallelujah! Alam nyo, may kausap o. Yan na palang, we na-work out nila. Oh, isang araw, makita nyo, ang bait ng Lord. So, yan ang purpose kung bakit tayo pagpapalain ng Lord, hindi para bumili ka ng bagong cellphone, gadgets, sasakyan, bahay, naku, kapatid, nawawala ka sa dakilang plano ng Diyos. Kasi darating ang Lord, mga kapatid, kahit na may blue, meron pa microchip dyan, biro mo yung national ID, sinasabi nila, microchip yan, 666 yan, talagang iba, walang magawa kundi mag-compute, hindi 666, 555, masarap yun. Nauubos yung panahon mo, saka hahanap ng kung sino bang Antichrist, ha? Yan ang, ano, yan ang verse na dapat mong malaman. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then, the end will come. Yan ang sign ng end times. Kinakalam, ibahagi natin ang salita ng Diyos, ang kaligtasan sa buong mundo. Maniwala sila o hindi. Eh, grabe ngayon ang social media. Nakaka-penetrate na tayo even sa restricted countries. Yan po ang purpose kung bakit pagyayamanin tayo ng Panginoon. Eh ngayon, kung mayaman na tayo, tayo na mag-hire, lahat magiging mababait yung mga yan. Oo. Oh, mag-a-apply yan. Biro mo, driver ko, Amerikano. Hallelujah. Why not? Huwag niyo akong gigisingin, ha? Nananaginip lang ako. Sa araw, makita nyo, ang mga trabahador natin, foreigners, why not? Bakit? Eh kung pinagyaman tayo ng Lord, wala silang magagawa, ang Diyos, ang Panginoon ng Pilipinas. Hallelujah! Yung mga iba dyan, di pumapalakpak, mga Hapon, mga Chino. At least, ma-motivate lang tayo, may gagawin ng Lord. So, yan ang plano, ha? Tinan ninyo, ha?
Nakita nyo, yung buong mundo dapat marating ng ebanghelyo ng Panginoon. Yan ang purpose ng ating prophetic conference. Ha, makita mo sarili mo, makasawsaw ka man lang dyan, maging part ka ng advancement of the kingdom of God. Sabi ni Lauren Cunningham, founder ng Youth with a Mission, yung 1040 degrees north of the equator, yan, simula rito pag ganun, hanggang doon 40, nandyan lahat ang mga bansa na nangangailangan ng ebanghelyo. Nandyan ang China, nandyan ang Africa, nandyan Europe, nandyan ang Middle East. Lahat sila, ha, marami dyan ay Muslims, marami dyan Buddhist, lahat dyan kailangan makarinig. At ang nakakatuwa, ang Pilipinas na andoon sa window ng 1040 window. Kaya, hindi aksidente na dinala tayo ng Lord dito para ma-revive ka lang. Ang tagal mo nang nare-revive, ibig sabihin, lagi kang namamatay. Revive na lang, na-revive. Kailan ka ba hindi na ma-revive? Nakakainis. Puro na lang revival conference. Bakit? Namamatay ka ba lagi? Dapat magpapatuloy na tayo pag nagkaroon ng altar call, ang iyong pagpunta ay gusto mo na magpagamit kay Lord. Yan ang magandang altar call. Hindi yung pula, ayaw ko na, patawad pa kita. Hindi na ako uli. Next Sunday, ako na naman. Gumraduate ka na sa kasalanan mo. Grabe ka. So yan ang plano ng Lord. God will raise up a company of serious generation. Ha? Yung totoo na. Pambira. Yan ang plano ng Lord. Ha? 1992, the Philippines will become the missionary sending nation, the gospel launching pad of the Lord in Asia and to the rest of the world. Palakpak nga na malakas. Lord, mangyayari yan! Amen! Hallelujah! Oh, sige, magsisimula na po tayo. Wala naman kayong magagawa. Hawak ko pa. So, yan po yung pangalan naman ng ministry ng Lord. Kahit kailan, hindi ko dinadala yung pangalan ng local church ko. Jesus Life Center, the Lord led me to pioneer that church. Pero, pag sa Body of Christ, yan talaga kilala ako sa JHMT. Yan po ay hindi church, para church yan. No? What do you mean by para church? Tumutulong sa mga churches. So, kung meron na mga churches, ba't magtayo ka pa? Palakasin mo na lang sila. Yan po ang leading ng Lord sa akin. No po? So, yan ang ginagawa sa JHMT. Nagtuturo kami ng hearing from God. Yan po. Yan ang schedule namin sa 2018. So next week sa Paranaque, tapos sa Tagaytay, sa United Arab Emirates, sa Oman, Santa Cruz Laguna, Europe, sa Japan uli, etc. Yan po. You are welcome to join us in Africa. Walang nag-amen kahit isa. Grabe kayo. Punta kami sa Ireland, Lord willing, sa Italy. Diyan po yan sa Better Living Subdivision kasi makarsada diyan, ha, Canada, Israel, 'di ba, Singapore. Gusto niyo around the world, punta kayo doon sa Better Living Subdivision. Anyway, yan po yung style naman ng Lord sa amin. Kanya-kanya tayong trip, walang basagan ng trip, ha? So, kung kayo itinaw, actually, ito sa totoo lang, makinig po kayo mabuti. Dalawa lang kaming gumagawa nito, sina Bishop Chito kami lang. Okay? So magpasalamat tayo kay Lord. Ang laki-laki ng grupo ninyo. Huwag niyong palampasin na matutunan ninyo itong ginagawa ng mga nagsasalita dito. I can prophesy to 1 or 2 or 3 or 5, 10 people tonight. Ang problema, kayo lahat nakaganon, sana ako rin. Si Stacy Campbell last year, mayroon mo late ako, meron lang kasi ako natapos. Ako pa ang tinawag, ako na-prophesy. Hindi naman ako nakabuo, kayo nakabuo. Hindi, nakaganon lang kayo na sana ako rin. Kawawa naman kayo, hindi kayo napaprophesy. Hindi bali, basta malaga, born again ka. So, doon sa level 1 and 2, ipaprophesy kayo doon. Malalim po yan, no? So, I pray, i-avail ninyo to, no? Training ng Lord yan para sa lahat, okay? Kami ngayon, 179 batches na ng Prophetic Institute, by the grace of God. Nagsimula ako, noong time na yun, ang tindi ng persecution, ngayon tanggap na. Both evangelical, Pentecostal groups, full gospel, half gospel, three-fourth gospel. Purihin ang Lord, natanggap na yan. Sa Lord talaga yan, no? Alright, sa Philippines, yung latest namin sa Brooks Point, no, yan, sa Brooks Point, Christian Gospel Church, mga pastors, etc. At salamat sa Lord, nagagawa namin, pinapagawa ng Lord,
very costly kasi kanya-kanya kaming gastos sa body of Christ, talagang puro palabas. So yan po, mag-asawa, doctor, mayroong hospital sila. Yan ang mga pastors doon, April 4-6. Okay, just to give you an idea, hindi ka pwede magturo ng ganito na hindi mo ginagawa. Diba? So, biyaya lang ng Lord, nagagawa natin to by God's grace. Yan ang batch 1 ko, 1992. Kasama pa dyan si the late congressman, governor, Rafi Nantes. Yan po, yung mga leaders ko yan sa church, pinag-practice ko sila. Pag na-bless sila, itutuloy ko. Lahat kayo mag-amen na, opo, praise the Lord, tutuloy ko to. First batch, yung church leaders ko. Tapos, second batch, 3 churches joined us. Yan, Baguio City, 700 plus po yan, no? Yan, Prophetic Institute. Ang hirap i-prophecy pag madami. Ito, batch 150 na sa Angono, Rizal. Ito, kinabisap Ted Malangin, batch 149. Mga pastors and leaders po yan. Bakit mga pastors and leaders workers? Kasi mature na sila. Alright? Kasi pagka ang isang tao may karakter pa, karakter issue, problem, baka yung gift din na mag-expose sa kanya. Kaya ang emphasis ng prophetic ay karakter. Prepare the way for the Lord. Alright? But kina Bishop Manny Santiago, alright? Yung mga leaders nila, nakadalawa, tatlo na yata kami dyan batches. Ito, sa Palawan, 4 na na prophetic institute. Hanggat hindi nyo naintindihan, dalawa lang kayo ng dalawa, dyan lang oh. Sa ano, sa galeria 500, samantalang kami dati ay nag-attend ako sa Makati 3-5-6 days, sa Moar 10,000 pati Pamasahe. Tapos nag-start kami 2-5-6 days, ngayon 1-5, eh samantalang dyan 500, 3 gives pa. May provisory na pala yun. Ay sayang naman. Tuwa-tuwa nga ako. Ang dami ninyo. Hindi kayo pwedeng turuan lahat sa ganyang subject. Kasi ipe-presbytery pa kayo. Importante po yun. Activation. Ang laki. Ang hirap mag-activate ng ganito karami. Pwede sabay-sabay. Pero generic lang ang mararanasan nyo. Pag nag-in-house kayo, kakaiba yan. Kaya I strongly recommend that you grab the opportunity. Kasi malapit na dumating ang Panginoon. Pag mag-enroll ka next week, tapos na. Nandun na kami lahat dyan. Ito sa Cubao, no? Mga 30. Minimum namin 30. Yan. Okay, marami, may 300, may 400. Ito ay sa Baguio, yan, October last year, okay? Tingnan nyo, just to give you an idea, yung tinuturo ko rito, madali lang akong magturo, pero I want you to aspire for more. Alright. Overseas, halimbawa lang po, overseas. Ito yung last namin sa Japan, February 10 to 12. Yan eh, nanonood lang ako sa prayer time ko eh. Tapos sabi niya, punta ka rito. Ayun, nag-hold kami sa Japan. Babalik po kami dyan sa August, Lord willing. Alright. Santong isa. Alright, santo. Sa Tokyo, Japan. Okay. Ito ay sa Malaysia, Kuala Lumpur. Oh, kira nyo. Kaya, nakakatuwa, no? Ito ay sa Sharjah. Kasi 7 states yan eh. Sharjah. Dubai, Abu Dhabi, yan po yan, ha? Sharjah, tapos saan yan? Sa KL, Chinese Congregation, mga Chinese po yan, tinan yung mga mata. Alright, at saka sa KL, alright, santo, sa Sharjah uli, bumalik kami, pangalawa na. May mga taga Saudi pumunta dyan. Ano lang, just to give you an idea. Sa ano man to, Dubai naman yan. Ayan. Mamaya, i-connect ko yan. Bakit ko pinakita yan sa inyo? Santo, sa Abu Dhabi, capital. Alright? Okay. Ayun yun, kung saan-saan na kami dinala ng Lord. Alright, itong ginagawa sa level 1 and 2, sa amin ganito din. Una, teaching. Okay, yung ginagawa natin, teachings. Number 2, activation. Number 3, presbytery. Yan po yung ginagawa. So dito, puro revival yan, inspirational. Pero kung gusto nyo mas malalim, dumalo kayo, you have to pay 500. 3 gives na nga. Alright.
Ang aking theme verse ay John 10:27, "My sheep hear my voice." Pag ikaw ay born again, part of your spiritual inheritance, yung marinig mo ang tinig ng Panginoon. Sabi pa ng Bible, John 3:3, "Unless a man be born again, he cannot see." So, pwede mo marinig, pwede mo makita. Tapos, Romans 8 verse 1 and chapter 9 verse 1, "The Holy Spirit bears witness with my spirit." So you can feel the presence of God. Yung demonyo nga, nararamdaman mo, nariyan, tumatayo yung mga balahibo mo, may pati bigote mo, kung ang demonyo, nararamdaman mo, dapat lalo sa presence ng Panginoon. So, hearing, seeing, and feeling, nariyan na yan. Embedded na yan. Part of your spiritual inheritance na marinig mo, makita mo, maramdaman mo ang presence ng Panginoon. Ang problema, wala tayong teachings dito. So, hindi ka naman makapagturo ng isang bagay na hindi mo natutunan at hindi mo ginagawa. Kaya, palakasan lang ng loob sa biyaya lang ng Lord, ginagawa natin ito. Walang gumagawa basa-basa ng ganito, maliban doon sa alam na nila yung ginagawa nila dahil sinabihan sila ng Lord. Hindi ganun kadaling magturo ng prophetic ministry. Pero napaka-importante po nito. Okay, makinig at sumunod. Hear and obey. Yan po yung manual na ginagamit namin. Alright, yan po ang emphasis ko rito. Uulitin ko, tama na iyak ng iyak. Revival na lang ng revival, iyak ka ng iyak. Dapat ngayon, umiyak ka sa ginagawa ng Lord, tuwan-tuwa ka, sumusunod ka kay Lord, marami nakakilala, salamat po. Ganun ang iyak mo na ngayon. Hindi, Lord, naisana naman ako ng boyfriend ko. Ikaw, ayaw ko na! Oh, ayaw ko na, ba't nabuntis ka pa? Gusto mo kasi. Dapat ang ating revival dapat maging transformational at responsive to the call of God. Ha? All right. Salamat sa dalawa nag-amen. Kasi kinuusap ko, pag nag-amen ka, 100. Sino magbabayad? Yung kalapit mo. Okay. Yan po, tinuturo namin, ha? There are 10 various ways that God speaks to us. Hindi ko na may elaborate yan kasi wala akong time. Pero most common, of course, the Bible. Eh, paano yung visions? There are 4 kinds of visions. Paano yung dreams? There are 4 kinds of dreams. Hindi ko na may turo lahat yun. Pero nakakatuwa, no? Natutulog ka na, pwede ka pang kausapin ni Lord. Kasi siya ay talkative God. Hallelujah. Yep po. Impression, inner voice, lahat po yan. Ang sarap pag-aralan yan. Wala tayong time to do that. But, yan yung usual na ginagawa namin na flyer. Okay, now, magsisimula na po tayo. Basa, ready, go. "The words of Jeremiah, son of Hilkiah, one of the priests at Anathoth in the territory of Benjamin." Malala ka lang, verse 2. "The word of the Lord came to him in the 13th year of the reign of Josiah, son of Ammon, king of Judah." Verse 3, mababay lang. Verse 4, lahat na mga ilab kay Lord, "The word of the Lord came to me saying," tuloy-tuloy lang, "before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as what? A prophet to the nations." Mami asawa, verse 6 and 7, go. "Alas, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. But the Lord said to me, do not say, I'm too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you." Lahat ng walang asawa, dalagat binata, na gusto magkasawa. Verse 8, go. At least umaamin kayo. Yan. Hanggang verse 8 lang. Sobra kayo. Matindi na, malala na yan. Verse 9 and 10, lahat ng gustong pagyamanin ng Panginoon. "Then the Lord reached out His hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth. See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, and then to build and to plant." Pakita mo nga yung Matthew chapter 3 verses 1 to 3 and Malachi 3:1-3. Punta tayo sa Matthew
Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Go. In those days, John the Baptist came preaching in the desert of Judea, saying, "Repent, for the kingdom of heaven is near." This is he who was spoken of through the prophet Isaiah, "A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make a straight path for him." Now listen to me. Prophetic ministry is God's voice. All right? So if you want to describe it, that's the voice. Kung merong voice of the Philippines ba yun, yung maawit, di ba? Now, the prophetic is the voice of God. Meron, pinadala ang Panginoon sa isang leader lang, doon sa isang church lang, doon siya naka-assign. Meron naman sa body of Christ, meron sa business community, meron sa nation of the world. Okay? So, si Jeremiah was sent to the nation of Israel. Okay, si Bill Hammond sa body of Christ, si maraming mga prophets, may kanya-kanya silang assignment, no? Pero sila, ang tawag sa Bible ay voice of the Lord. The voice of God. Okay, now, chapter 3 ng Malakay. Basa, "See, I will send my messenger," another term, "who will prepare the way before me. Then suddenly, the Lord you are seeking will come to his temple. The messenger of the covenant whom you desire will come, says the Lord Almighty. But who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness." So listen to me. Maganda pag ang prophecy is all about God's plan for you, blessings, confirmation ng gagawin ng Lord sa iyong buhay. Merong ibibigay ng Lord. Wow! Hallelujah! Pero merong mahirap, isa lang ang alaga niyang tupa. Halimbawa lang po. At merong mayaman na napakarami niyang tupa. Nagkaroon ng bisita. Ang mayaman, gusto niya, ang ipapakain niya, yung kaisa-isang tupa ng mahirap. Mahal na hari! Ano ang dapat gawin sa lalaking yan? Sabi ni David, hindi ka naman dapat matat yan. Hindi dapat mabuhay yan. Ikaw yun. Pag ganon, pag hindi tinanggap, patay ka. Pero pag tinanggap ng hari, nagawa mo yung pinapagawa ng Lord. Kaya ganyan ang nangyari kay John the Baptist. Pinaputol ang ulo kasi he resolved to just speak the word of the Lord. Even it will mean risking his very own life. Alright? So, ang prophetic ministry ay hindi lang encouragement, edification, and comfort. 1 Corinthians chapter 14. Meron din yang rebuke. Meron din yang correction. Paano nalaman ni Nathan at sinabi niya kay David na hindi siya karapat-dapat mabuhay, eh wala naman si Nathan nung naninilip. Pag naman naninilip ka, hindi mo naman pinapakita sa mga tao na naninilip ka. So sa sobrang hindi mo na makontrol, may gagawin ka na mga lalaki. The word is masturbation. Ano naman masama nun? Si David nga, nang siya kinukutya ni Goliath, "Ikaw, kutong lupa ka." Sabi ni David, "Ikaw, suput, suput, suput." Ayun naman talaga ang Tagalog ng hindi tuli, uncircumcised. Ano naman? Supot. Kaya kung may kaaway ka, sabi mo, "Supot, anak ko, suntukan niya." Yun ang anointing ng time niya ni David. So pag ikaw ay naninilip, hindi ka makatiis, magmamasturbate ka na. Eh di nagtuturo ako ng ganito sa Malaysia. Ma-Chinese yun eh. Lumapit sa akin, siguro at her maybe late 40s or early 50s. Sabi niya, "Bishop, what's wrong with masturbation? First time in my life, may babae nagtanong sa akin ng ganyan." Ha? Huh? So binigyan ako ng Lord ng wisdom. Sabi ng Bible, if any man looks at any woman lustfully, Matthew 5:28, he has already committed adultery in his heart. So ang masturbation, meron kang image sa isip mo at iyon ang trip mo. Walang nagmamasturbate
na magsasabing hallelujah, praise the Lord. Wala. Sinabi ko yun sa kanya, nakatingin lang siya sa akin, gumaganon siya. Bakit? You are motivated by lust. So si David, kaya masturbation is sin, mga kapatid. Kung ikay may asawa, driven of lust, ha? Kasi may nakita ka, may napanood ka, tapos gusto mong rape yung asawa mo, pwede ka i-demanda, rape din yan, no? Gagawin mo yung sexual union, because of that, defiled ang sexual union nyo. Okay? Sex is holy. Kaya lang, gamitin mo sa tamang tao. Asawa mo lang sa tamang lugar. Ano po? So, pag ginawa mo yan, na mali ang paggagamit mo, kasalanan yan. Kasi mayroon kang object na iba. Naisip mo si Darna, si Superman. Wala namang kalamalam. Kaya sabi ko sa kanya, you cannot in any way do that without having impure thoughts. Sabi niya, thank you very much, Bishop. Pero mo yan, wala naman si Nathan doon. Nalaban niya yung ginagawa ni David. Hanggang sa hindi na makatiis, kinuha na niya, nagtalik na sila, hanggang sa gusto niya, dahil nalaman niyang buntis, kinuha niya si Uriah, ayun, indirect murder pa. Patong-patong nakasalanan. Paano nalaman? Because of the prophetic word of the Lord. Ananias, yan ba talaga ang pinagbentahan? Opo, patay. Anong kinamatay ni Ananias? Sapira. Dahil sa pira. Yung iba din nakuha. Sa pira. Ito ba talaga ang napagbentahan? Opo, patay din. Word of knowledge yun. Prophetic gift in operation po yun. Meron na nagpa-pray sa akin. Kuya Dante, pag-pray mo tong kaibigan ko doon sa Cubao. So, pwedeng hawakan ko yung kamay niya, magkatipan na kayo, no? Opo. Pagpatong ng kamay nila sa kamay ko, tapos pinatungan ko, nakita ko agad, hubot-hubad sila, magkapatong. Sabi ko, huwag niyong gawin ang pangmag-asawa. Warning ito ng Lord sa inyo. Yung babae, umiyak agad, yung lalaki, hindi makatingin sa akin. Tapos, hindi niya alam kung anong gagawin. Ako rin, hindi ko alam, kaya nagpaalam na ako. Ano ba itong nasabi ko, Panginoon? After 1 month, nakipag-appointment. Yung babae, magpapakasal po kami. Sino ka? Si ganito kita. Ah, oh, natatandaan ko. Pagdating ko, 10 o'clock, 9:30 pa lang, nandun na, 9:45 ako dumating. Ginawa nyo na naman. Eh, yun lang nakuha ko kay Lord. Kaya nga po, gusto na namin magpakasal. Hindi sagot ang kasal. Kailangan nyo deliverance. Ang tagal ko na po sa deliverance ministry. Nauna pa ako sa marami sa inyo. Bakit? Taga-deliver ako ng tubig, ng merienda, na... No. Sa totoo lang, ako minsan nagtatakay, paano kung nalalaman yun? Eh, hindi ko naman inaalam yun. Pagka nakuha mo kay Lord, sabihin mo lang, pagka kay Lord, tama. Ganyan po ang prophetic ministry. Here in Obey. Eh, Pastor, kasi po dati, almost everyday po namin ginagawa. Natakot po kami dahil naman na-prophesy nyo kami. Pero isang beses na lang po na ulit. Eh, inulit nyo pa rin. Anong gusto nyo gawin? Gusto nyo magpakasal? Hindi sagot ang kasal. Kailangan nyo deliverance. Sige, I will enter into an agreement with you na from now on until March, October yun eh, walang touch. Noli! Mitanghiri! Yun lang alam ko na Spanish. Wala na. Kasi, pag ginawa niyo uli, hindi ako sisipot. Pag sinabi ng Lord, alam niyo, gusto ko makita si Lord during the kasal. Last 2 Sundays ago, may kinasal ako, ang dami, mga ninong, mga mag-anak, iyakan sila. Biro mo yung wedding, naging evangelistic crusade. Kasi ang gusto kong mangaral ay yung patay, libing at may sakit sa ospital. O kaya may sakit sa bahay. Kasi lahat makikinig yan. Kaya sabi ko, gusto ko sa kasal nyo, si Lord naroon. Eh kayo, pwede na kayong mawala. Huwag lang si Lord. Basta, ay, ang ganda. Yun ang nag-imbita sa amin sa Bahrain, yung mag-asawa. Kaya na ngayon, nasa Canada na sila. Kasi na-deliver po sila eh. Paano namin nalaman? Paano ko nalaman? Merong isang leader ng organization, sabi ng Lord sa akin, puntaan mo siya, you do not enjoy the calling, but the position. Yun ang pinasabi ng Lord, nagalit sa akin. Ngayon, patay na po.
Huwag inyong tanongin kung sino, pero pag pinakain niyo ko mamaya, sasabihin ko. Ano yan? 10 minutes na lang? Ay, napakagaraw eh. Tapos minamadali mo ko. Bababa na ako. Hindi, biro lang. Sensa na kayo, ha? Ano yan? 10 minutes. Times one, times two, times three. Alam niyo po, mahaba ang preaching ko kasi, di ba, binigyan tayo ng Lord eternal life. Wala pa ako sa 1/4 ng aking PowerPoint. Sa totoo lang. Okay? Pero I can stop, no? I would like to submit to the process. Anong gagawin mo rito? Tawa ka lang tawa, palakpak ka lang ng palakpak, nabe-bless ka kung hindi mo nararanasan ito sa buhay mo. Tignan mo si David, walang nakakakita. Oo nga, walang lihim na hindi mabubunyag. Numbers chapter 32 verse 23, if you fail to do this, sabi ni Moses, your sin will find you out. Kaya ang prophetic ministry, eh hindi lang ito blessing, maganda mangyayari sa'yo, magkakasawa ka rin. Ha? Hindi. May correction, may warning. Yung isang pastor, katatapos ko mag-preach, pag alis ko, nagda-drive na ako, sabi ng Lord, umatras ka. Eh, one way lang yun eh. Di balik ako, tapos sabi ng Lord, bumaba ka. Eh, siyempre, malayo-layo na rin. Sabi ko, ito yung church na pinanggaling ko, ba't ako bababa? Bumaba ka, kumatok ka. Misang ganun eh, progressive lang. Pagkatok ko, nagbukas ng pito, yung mismo ang pastor. Lord, ano nasasabihin ko? Sabi mo sa kanya, putulin niya ang relasyon sa lalaki. Eh, lalaki yun eh. Pagkasabi ko, yun ang pinapasabi ng Lord, nakatingin siya sa akin, ako nakatingin din sa kanya. Baka ma-develop ako, kaya umalis na kami. Umalis na ako. Appointment ko sa kanya sa Cubao, 10 o'clock ng umaga. Pastor Dante, 9:45 ako dumating, nandun na siya. May sasabihin ako sa iyo, sige po, Pastor, ikaw lang ang nakapagsabi ng totoong buhay ko. Mahal po kayo ng Panginoon. Mga kapatid, ang prophetic ministry, kasama yan. In-invite ako, ang laki ng church. Tapos, nagtutugtog lahat dyan. Sabi ng pastor sa akin, bahala ka na. Ano bahala ka na? Kung anong pinapagawa sa'yo ng Lord, kaya nga in-invite kita. Abay, sige po. Biro mo, akin na itong church na to. Bahala ka na. Aba, tumugtog! Yung worship leader, grabe, ang daming mga line-up of songs. Lahat kami naman, maawit, pero ang sakit na ng pangako. Bakit? 2,000 awit na, wala pa ang presence ng Lord. Kababaing tao, worship leader, yung damit niya, ang pitis-pitis. Ha? Fit na fit. Pinapakita yung Rice Terraces of the Philippines, Hawaii 5-0, lahat ng bilbil, lahat ng araba. Nag-worship lead ka, tapos ang nakikita hindi sa Lord, kundi yung kalaswaan mo. Sabi ko sa kanya, may gusto yan sa'yo. Sabi ng Lord, may gusto yan sa'yo. Sabi ni, munti ko naman sabihin ang pangalan. Hindi po si Bishop Chito, hindi siya. Sabi pa ng Lord sa akin, sabi mo sa kanya, may gusto yung worship leader. Paano mo nalaman? Sabi ng Panginoon sa akin, eh niyayaya nga akong manood ng sinya, 3 beses na yun. O yan, ingatan mo, ba't mo pinapatayo? Tapos sabi ng Lord sa akin, yung nagdadram, lapitan mo. Pastor, lapitan nga yung nagdadram. Sige, parang, hindi yung nagdadram kanina dito, ha? Baka mamaya pati yung nasama pa. Ikaw, nagpe-perform ka, sabi ng Lord. Yung nasa ilalim ng iyong higaan, Playboy magazine. Ha? Tumutugtog ka, hindi ka nag-worship. Ah! Naka-Elton dyan pa yung salamay niya. Yung black, ano, ganun. Sabi ko, nagpe-perform ka, iyak na iyak. Yung dalawa na yon, after 1 week, mga kapatid, yung 300 plus, naging 80 na lang. 80. Tinyo, walang nag-amen. Oh. Yung dalawa na yun, hindi na bumalik. Sabi ni Pastor, Pastor, ano yun, Efren Biray, o yan, at least alam nyo na. Sabi niya sa akin, Pastor, ay, hindi pala 80, 150, nangalahati. Ano yun? Nangalahati yung church namin, pagkatapos mag-preach, pasensya ka na.
huwag kang magpasensya. Yung worship leader, hindi na bumalik. 2 weeks, hindi na. Eh yung drummer, hindi na rin. Huwag kang magalala. Alam ko sa Lord yung nangyari. Kasi yung offering namin, hindi na bawasan, dumami pa. Yung mga malis, hindi nag-iikapo. Noong 1997 yun, 98, siya ang pinakamalaki ang allowance na nakita ko na pastor. 80,000 during that time na, ha? Ngayon, ang laki-laki na. Binigyan bago, etc. Nilinis. Ngayon, ang laki-laki na ng church sa Muntinlupa. Pero nilinis muna ng Lord. Kaya sabi ng Bible, you will uproot, tear down, destroy, then overthrow. After that, build and plant. Verse 10. Ha? Huh? Kaya ako, iba natatakot sa akin. Ano ko, pulis? Naghahanap ng karga ng mga tao? Ano ang English sa karga? Karja. Naghahanap ng mga karga? Wala po ako alam diyan. Baptist sa background ko, mali ko na itong prophetic. Wala na kasi akong time eh. Talaga inspired ako to share my life. Alam niyo po, paano nagsimula lahat ito? Ha? Tinan nyo, ha? Pwede bang, ano, mga 15 minutes na lang? Okay lang ba? Ha? Kung ayaw na sumagot na organizers, palabasin natin sila. Ha? Tinan nyo, ha? The words of Jeremiah, son of Hilkiah, one of the priests at Anatoth. To cut a long story short, ang background ni Jeremiah maganda. Ako, ang tatay ko, yan nga, punong-puno ng bisyo, sugal. Nag-Saudi Arabia, 2 years, pag-uwi, walang pera. Babaero lahat. So, ibang-ibang background ko sa background niya. Tapos, tatawagin ako ng Lord na maging voice ng Panginoon sa body of Christ. Eh, sino po ba naman ako para magawa ko yan, no? Kung siya, okay ang buhay niya. Siguro, yung iba sa inyo rito, mas okay ang buhay niyo o mas bulok kayo sa akin. Hindi ko alam. Diba? Pero tinan niyo, okay. Yan ang word ng Lord sa akin. Pangatlo, I will send you to the nation. Kinausap siya ng Panginoon. The voice of the Lord came unto Jeremiah. Before you were born, I set you apart. I have chosen you and appointed you as a prophet to the nations. So ang maganda doon sa prophetic, nakakarinig ka direct. Kaya ako nagpastor kasi kinausap ako ng Lord. Ako po'y tinawag. Hindi ako tinulak. Yung iba nanulak, nagpatulak. Ha? So, kaya po, 1992 hanggang ngayon. Kasi narinig ko rin yan. August 28, 1992. I will bless you. I will use you to my body. Mali ko kung ano yung body. Noong time na yun. Church of Christ. Iba-ibang mga religion, iba-ibang sekta, denomination. I will send you to the nations. August 28, 1992. Wala pa akong passport. Wala pa akong napuntahan bansa. Ngayon, 33 countries na po. Taga-probinsya. Wala akong kalamalam dyan. Pero may word ang Lord. At ang nakakatuwa, November 24, 1992, if I'm not mistaken, doon po sa Camp Aguinaldo, ito ba namang Pastor Ernie Abelia? Ha? Prayer, ano yun eh? IFP, nandyan. Punta kami sa harapan, ang dami naman namin. Unang-una akong nilapitan, tapos sabi niya, the Lord is saying unto you, I will bless you, I will use you to my body, and I will send you to the nations. May inulit, sabi ko, wow, Panginoon, ano ito? Kaya nung una, dahil wala akong training, katulad ngayon, may training na tayo, hindi na kayo kakabahan. Lord, ano ito? Tapos sabi niya, na hindi ko nakuha ito, siya naman. But before the Lord uses you, are you willing to give up what you treasure most in your heart? Sabi ko, eh di umalis na siya. Na problema tuloy ako ngayon. Ano yung i-give up ko that I treasure most in my heart? It took me 2 weeks to pray about it. Yung pala, yung negosyo ko sa real estate, sa construction. Malaki yung opisina ko, I have 100 plus people. Sabi ko, kung yun ang pinapag-give up mo, sabi ko si Isaac nga, nag-give up ni Abraham. Minsan, akala mo,
kukunin na yung boyfriend mo o yung trabaho mo, yung pala, pagsunod lang ang issue mo kay Lord. So, sumunod ako kay Lord. Kayong boyfriend mo, naka-boyfriend ka nga, ang gusto naman niya, tukko. May lahing linta. Pag-uwi mo, para kang walang dugo. Ano nangyari sa'yo, anak? Yun naman, mayroong lahing octopus, kaya pag-uwi mo, buntis ka na. Eh kung yan ang nagiging dahilan, para mapalayo kay Lord, layasan mo! Yung nag-amen, yun yung mga walang boyfriend. O, kaya pag-uwi ninyo, yung boyfriend mo may lahing tukko. Gagawa na naman, ayaw ko na! Bakit? Nagkatend ako, destiny, ayaw ko na, activate 5, ayaw ko na, simula ngayon, ayaw ko na. Ah, sige ka. Eh, bakit ayaw mo? Eh, born again ako, nagkamali na ako, tama na yun. Ah, tatanda ka na lang dalaga. Sige, pero isang beses na lang, ha? Ah, patay na naman. Pagdating ng altar call, ikaw na naman. Kakainis, no? Alam nyo, pinag-give up ng Lord, hindi naman ibig sabihin, hindi ka na babalik muli sa ganun. Naragal lang. Kaya salamat sa Lord, no? Okay, dito na lang ako magko-close kasi mahaba pa yan eh. Pero yan lang ang sikreto. Paano ka magiging voice ng Lord? Eh kung ikaw mismo may karga pa. Buti kung ganun lang ang pinasabi ng Lord sa kanya, yung negosyo ko, ha? Yung real estate, hanggang ngayon, may license pa ako. As licensed real estate broker, nako, ang lakas ko magbenta. Naglilinya ako sa brokerage. Tracts of land sa binibenta ko. Ngayon, meron nagpapabenta. Iba naman, sa ganito na. Basta, nire-refer ko na lang. Eh, yan ang aking source of income eh. So, salamat sa Panginoon. Pero, pinakamatindi, can I ask somebody to please come here, yung keyboard lang? Tumugtog ka na nga, keyboard. Sino yung nagki-keyboard? Hindi yung keyboard lang, yung tumutugtog. Asan yung tumutugtog? Mare ba tumugtog yung keyboard na wala? Ha? Andyan na? Yan. Yung nakakaiyak, brad, ha? Yung bang ano? Keyboard lang, yung soft lang, ha? Bahala ka na, bye, kubo, kahit munti. Now, listen to this. Now, before you build, before you plant, nahilig ako ngayon sa plants, bumibili ako ng plants, ako nagdidilig sa umaga, gano'n. Before you build, you have to cultivate, you have to, limbawa, pampataba, ititrim mo, gano'n, di po ba? Bago magawin yan, before you build and plant, sabi doon, you have to uproot, meron ba na ma-uproot na pag gano'n? Uproot, tear down, destroy and overthrow. Okay, bago mangyari yan, hindi ka pwedeng magamit sa ibang tao o sa church. Na kung ikaw mismo ay may mga bagay na tinatago pa. Hindi mo ma-fulfill ang destiny ng Lord sa buhay mo. Kasi nga, sabi ng prophetic word, ang voice will prepare the way. So yung prophetic word will prepare the way. Ito, puso, heart. Bago ko mag-share nito, gusto ko sana i-share yung sa Malakay. Kaya lang, hindi yun ang nilid sa akin ng Lord. Grabe, ang book of Malakay, one of the last three prophets na nagsalita, na itayo nga yung templo, pero wala. Sabi nila, parang wala. Anong parang wala? Hindi nakukuha yan sa ganda ng building. Maganda ang building noon, na-invade kayo ng Babylonians, kasi may building nga, wala naman si Lord. Ngayon, dahil naghingi kayo ng tawad sa akin, kahit ganyan yan, nariyan naman ako. Yan ang Malakay. Kasi nangangalunya kayo. Nag-iiwala yung mga mag-aasawa. Ay, pag binasa niyo yun, pinapalit ninyo ako na wala na yung first love. Eh ngayon, pag may fiesta, nawawala ang mga ibang miyembro. O, yayayain ng boyfriend, manonood, hindi, nadadalo sa cell group. Ako, sa totoo lang, 1992, actually, nung hindi pa ako ganito, wala yata akong matandaan na Sunday na hindi ako dumalo. Noon, meron pang college, since army training, tapos college, gabi, naghahanap ako, meron nung hunger for God. Kaya pag ang tao laging late, pagkatapos, hindi dumadalo, may problem tayo dyan. Lagi na lang mayroong mag-exhort sa giving.
Kasi hindi makompute yung tithe, every Sunday, nakakaroon siya ng amnesia na bobobo sa math. Ilagay mo na sa sobre. Tapos tayo mga pastors, ang unang-una maglalagay, kasama ang worship team. Kasi habang nagwo-worship siya, eh, hindi naman naglalagay. Kaya dapat, bago tumugtog, maglagay muna. Hindi naman kayo kasama doon. Ha? Sana nga, di ba? Eh, yung iba, eh, bibisitahin pa, ite-text pa para dumalo. Kaya, yan, revival lagi ang kailangan mo. Kaya sabi ko, Lord, anong message mo? Malakay sana yung pipreach ko eh. Maging seryoso naman tayo kay Lord. Simula noong 1992, nagkaroon ako ng revival, hanggang ngayon, ito na ang buhay ko. Walang backsliding. Eh noon, nanonood ako ng malaswa, kung ano ang pinagagawa ko. Inaresto ako ng Lord. That was it. That was my revival. Hanggang ngayon, iba ng buhay ko. So kung dumadalo ka lang dito, tapos babalik ka naman sa dati mong buhay, sayang, namimiss mo ang plano ng Diyos. Hindi ko akalain na ako gagamitin ng Lord. Kasi nasa probinsya ako. Nangingisda nga ako eh. Matuyo, mabasa, ang pawis sa katawan ko. May putok pa nga ako. Hindi ako makapaligaw, payat ko, etc. Sabi ko, Lord, college na ako. Pag ako'y maliligaw, gusto ko siya ang aking magiging girlfriend, siya ang magiging asawa ko at asawa ko habang buhay. Kaya yung asawa ko ngayon, yun ang first boyfriend ako, first girlfriend ko siya. Eh, yun ang panalangin ko eh. Pag sinabi mo, gagawin ng Lord. Kaya kung sabihin mo ngayon, Lord, ayaw ko na, sa pagod na ako, sawa na ako, i-honor ng Lord yan. Listen to this. Ako po, sabi ko sa inyo, tinanggal natin ang maskara ko. Napakalalim ng laswa sa buhay ko. 10 years old pa ako, nanonood na ako ng mga pinapanood ng tatay ko, black and white, mga lasing na sila, yung tumatakbo pa yung reel na ganun, nakalimutan patayin. Ako naman, nanonood. Tapos lahat ng klaseng malalaswang babasahin, kulay black and white lang, nakakalat ko sa saan, nababasa ko, hanggang sa, yan na, deep last. That was before. Baka akala niyo, mga babae, rapist pala yung bishop. Alam niyo po, aba, napipreach na rin ako, no, nagtuturo pa ako sa Bible school, merong na-possess sa Bible school. Graduate ako doon, pinagturo ako doon, graduate na rin ako sa labas, nandun pa ako, na-possess. Pumunta yung mga leaders na iba, 5 kaming pastor, team of preachers ang tawag sa amin, kasi evangelical setup doon. Hindi mapalabas nung senior namin, ganyan, sabi niya, Brother Dante, ikaw naman, eh kung kayo nga, tatagal nyo na, hindi nyo palabas ako. Bahala kayo sa buhay nito. Sabi nung isa, labas. Sabi ng demonyo, bakit ako lalabas? Magkasama tayo kahapon. Umalis. Yung isa naman, labas. Ayaw mo lumabas. Siyang lumabas. Sabi ko, Panginoon, ayaw ko ng ganitong buhay. Baka kulto daw yung isang grupo sa church namin na umalis na. Pero lumalago kami kumakunti. Eh kasi ang buhay mo nasa kompromiso ka eh. Nagko-compromise ka sa kasalanan eh. Ako yun, before. Naku, kahit bumalik pa kayo bukas, pag hindi nyo nakuha ito, maging seryoso na lang tayo sa Lord. August 28, 1992, kinausap ako ng Lord para maging pastor. Okay yan. Pero prior to that, May 27, 1992, birthday ko, nanonood ako ng malalaswa. 1992 pa yon. Tapos habang ako nanonood, nanginginig ako. Hiyang-hiya ako kasi may nakatayo sa tagiliran ko. Nagkaroon ako ng visitation. Ang tawag ko dyan, wake up call, visitation, encounter kay Lord. Naku, hiyang-hiya ako. Alam ko si Lord, bakit napatawarin ako? Kinuha ko yung pinapanood ko. Noong kasi beta, VHS pa eh. Tapos meron akong filing cabinet, nakatago lahat yun. 12, punong-puno ng mga selections lang lahat yun. Kinuha ko, pik-puk-puk ko, tapos sinilabang ko. Pumunta ko doon sa nire-rent ko yung mga yon. Kunin ko nga yung card ko, kala nila magre-rent ulit ako, pinilas ko sa harapan nila. Nagsisira po ko sa Panginoon, dapat kayo din. Walang nag-amen, walang sumunod. Bakit? Ako kasi ang dinideal ng Lord. Simula noon, hanggang ngayon, biyaya ng Panginoon. Pag gusto mo. So si the late Fred Galang, nangangaral, evangelist din eh. Nilapitan ko pagkatapos. Sabi ko, Pastor Fred, pastor na pala kayo. Totoo yung sinabi mo kanina na ikaw ay best actor sa comedian, sa bold movies.
talagang lahat ng pagdaanan mo. Tapos umiyak ka, lumuhot ka, nanonood ka ng 700 Club. Salamat. Nanapastor ka na yan, napakalaswa mo, nakita kita talaga. Kita-kita ko lahat naman ginagawa mo. Sabi niya sa akin, ikaw pastor din? Opo, malaswa ka rin. Kasi pinapanood mo ko. Biro mo, pinatawa tayo ng Panginoon. Ha? So, banal ako o kaya matuwid? Ay, galing din po ako dyan. So, nakakatuwa, in the presence of Holy God, I bow down and I adore. You reveal the secrets of my heart and I cry, holy, holy, holy Lord. And I am changed. Where? In the presence of a holy God. Wow, ang ganda ng awit na yun. Oh, closing ko ha? Closing. Closing. Nang among the closing. August 28 na. Kasi oh, May 25, May 27 yun eh. Wake up call. 3 months ako. 3:30, 3 o'clock. Nag-worship ako ng madaling araw. Kasi nadinig ko si Benihin that the Lord is talkative at 3 o'clock. Aba, Lord, gising mo ako 3 o'clock. Ay, ganun talaga. 3 months. Puro si Lord lang laman ang puso ko. Tapos, August 28, yun na, tinawag na ako ng Lord. I will use you. I will bless you. I will bless you. I will use you to my, I will sell you to the nations. Sabi ko, yes, Lord. Susunod po ko. Ito ang sabi ng Lord. But before I use you, are you willing to confess your sin to your wife? Oh, anong response ko? Lord, alin po doon? Sa dami. Alin doon? Doon nagsimula ang hearing from God ko. Yung nire-rebuke ako, inaayos na ng Lord puso ko. Maganda yun, hindi nakakaya. Walang nakakalam. Ngayon, ang dami na. Dahil sa patotoo ko, no? Habi ko, Lord, alam po doon. You broke your covenant with your spouse. Pumasok ka sa sauna bath, February 1, 2, 3, 1987. Lord, wala naman nakakaalam nun. Tsaka humingi na ako ng tawad. Pinatawad mo na ako. Bakit ko pa sasabihin yun? You broke your covenant with your spouse. Oh, natandaan ko tuloy. December 23, 1983 kami kinasal. Pero December 21, sabi ng wife ko, bago ko siya mapakasal, huwag kang magtataksil. Kasi pag nagtaksil ka, hihiwalayan kita. Habi ko, hindi ko gagawin yun. Ay, ginawa ko. Wala nga nakakaalam. Hindi lahat ng kasalanan ipapa-expose. Mahingi ka ng tawad dito. Ano? Merong time na gustong gawin ng Lord yan. Di gawin mo. Baka mamaya pag-uwi nyo, lahat kayo hingi ng tawad. Nag-aaway lahat ng mga dumalo. Kagabi, may mga pasa, may nahano. Huwag yung gagawin yan pag hindi pinapagawa ng Lord. Eh di sabi ko, yes, Lord! Sabi ko, pag sinabi ko, hiwalayan ako noon. Maya-maya, sumagot si Lord, mahal mo ba ako? Opo. Susunod ka ba? Opo. E di, akyat ako, siguro mga 3:30 ng madaling araw yon, August 28, 1992. Tinitingnan ko wife ko, tulog na tulog. Naghintay talaga ako, alas 4 na, alas 5, alas 6 medya. 3 hours ako naghintay. Tapos nung nagising siya, nakita niya, umiiyak ako. Sabi niya sa akin, bakit ka umiyak? Wala. Ang hirap umamin, di ba, Brad? Ang hirap. Ang hirap umamin! Nung nagising, tinanong ako, hindi ko masabi. Kasi yan ang plano ng kaaway. Yung kasalanan mo, maging karga mo habang buhay. Ang hirap magtaas ng kamay pag may kasalanan. Alam mo, may ginawa kayo ng boyfriend mo kagabi o kaya meron ka talagang karga. In English, karja. Ang hirap mag... Hallelujah! Ang hirap. So sabi ko sa wife ko, umalis na siya. Tumago ako sa telepono. Kakain tayo, mag-lunch tayo, ha? Teka muna. Kaninang mag... Bakit ka umiyak? Hindi, dinner na lang mamaya. So alas 5 dapat na... 4:45, andun ako sa office niya. Ma'am, nandyan na si Sir. Kasi manager siya noon ng planta, lumaki ng lumaki, Dunkin Donuts, siya ang pinaka-in-charge dyan. Ma'am, nandyan si Sir. O, papasukin mo.
Oh, ano yung problema mo kanina maga? Labas muna tayo. Iwanan mo yung sasakyan mo kasi marunong man mag-drive. May sasakyan siya. Punta kami ng Vera Mall sa Green Hills. Kalapit lang yun ang Cubao, dyan sa may New York. Hindi alam ng iba kung saan yung Vera Mall. Sa ano yan? Sa Green Hills. Tapos, hindi ako makapagsalita. Agap, kain muna tayo. Hindi, kain muna kami. Order siya. Ako hindi makakain. Siya kain ng kain. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Teka ma, bumili muna tayo ng ano, card. Hindi, punta kami sa National Bookstore. Ano ba talagang problema mo? Punta na tayo sa car. Nag-pray ako, Lord, ayaw ko matapos ang araw na ito. Hindi ko masabi sa asawa ko. Pwede tulungan mo ako. Nang pumasok na sa sasakyan, parang gripo yung mata ko. Iyak lang ako ng iyak. Kasi may dala akong sibuyas. Ginaganon ko. Alam mo, pag totoo, hindi mo mapipigilan yan eh. Sabi, ano nangyayari sa'yo? Ito ang sinagot ko sa asawa ko. Mahal ko si Lord. Kung hindi lang kay Lord, hindi ko sasabihin sa iyo may ginawa akong kasalanan. Patawarin mo ako. Ano yung kasalanan mo? February 1, 2, 3, 1987, gumalaw ako ng babae sa sound na bath. Pinatawad ako ng Lord. Tumingin na ako ng tawad. Hindi ko na ginawa. Pero sabi ng Lord, sabihin ko siya, patawarin mo ako. Nasabi ka! Mahirap yun. Pero mo lakas ng loob ko sabihin sa inyo to kasi nakaraan ko yun. Alam mo, pagkasabi ko, ha, sabay-sabay, ready, go. Ha, para may karga kaya tanya na. Ha, sarap. Kasi, hindi ko na lang kung magkita pa tayo kailan o ano. Baka mauna na kayo kay Lord. Kaya, sige lang. Sabihin ko na lang sa inyo to, ang sarap pala ng pakiramdam na nakahingi ka ng tawad sa asawa mo, magulang mo, lalo kay Lord. Nung nasabi ko, tuwan-tuwa ko, yung asawa ko naman, nung narinig niya yon, yung pagkakaupo sa sakyan, di ba, binte, hita, likod, nauna, sa galit. Ako naman, masayang-masaya ako, di ba, i-uproot mo, i-tear down mo, i-destroy mo, yung sarili mo mismo, gawin mo sa sarili mo. Huwag ng altar call pa, maghintay ka pa. Para mabago tayo, mag-desisyon ka. Ngayon lang, ngayon na. Lord, pag napunta ka na sa paradise, remember me. Nag-desisyon. Aboard again. So, yun lang ang solusyon. Sabi ko, Lord, salamat po. Yung asawa ko, galit na. Ako sa tuwa ko, dahil nakalaya na ako, sabi ko, first time, ang Baptist, nagsabi, I rebuke you in Jesus' name. Sabi ng asawa ko, nandiniri ako sa iyo. Pangalawa, I rebuke you in Jesus' name. Ayaw ko sa iyo. Pangatlo, I rebuke you in Jesus' name. Ayaw ko. Sabi ng Lord sa akin, anak, hindi demon possessed yan. Kasalanan mo yan kung bakit ka nagkaganyan. Lord, anong gagawin ko? Umuwi na kayo. Salamat. Bo, nagpasalamat pa. Ako nang bahala sa kanya. Kaya ba ako'y nagdadrive from Ortigas, daan sa EDSA, sa ano, sa may karami, natatandaan ko pa. Umawit ako, the joy of the Lord is my strength. Ang asawa ko naman, alam nyo, pag uwi sa bahay, nandiyan yung pagkain, ayaw kumain. O, tapos na ako. Hindi kita makakalimutan. Tatandaan kita. Tandaan mo yan. Babantayan kita. Papatokhang kita. Sensya ka na. Tapos na ako. Actually, I'll give you time to respond to the word of God. Alam niyo po, pagdating ko sa bahay, ayaw kumain asawa ko. Ako, kain ng kain. Ayaw magpatawad. 3 days bago niya ako napatawad. Kung siya ang Diyos, noong time niya, matagal na po akong patay. Pero the following day, pauwi kami ng probinsya, nakikinig ko kay Benin, the Holy Spirit talk at about 3 o'clock, etc. Pagdating ko sa bahay, na hindi mo na ako kakain. Nandun ako sa taas, nagtaas ako ng kamay. Hallelujah, hallelujah lang malabas sa baby ko. Maya-maya, napuspos po ako, nag-speak in tongues ako, etc. Lahat yan. Wala nag-lay hand. Si Lord lang lahat. Sumula no hanggang ngayon, ibang-iba na ang buhay kay Lord. So yan po, ang gusto kong gawin nating lahat. Salamat sa pag-imbita mo. Baka hindi na ako ma-imbita muli. I broke the rules. Na-extend ng konti. Pero,
Ani natin ang pagbalik niyo pabukas kung ganyan pa rin ang buhay mo. Kaya kung meron kang tinatago, Numbers 32:23, yan ang magpapahamak sa'yo. If you fail to do this, your sin will find you out. Kaya ang trabaho ng mga prophets noon hanggang hindi na bago yan. Pag ang Lord nagpadala ng katulong mo yan, kasama mo sa Bible studies, office, na kinakausap ng Lord at sinabi sa kanya kung ano yung buhay mo, warning na yun. Wake up call na yun. Kaya unahan mo na lang. Si Pastor Ernie Abella, first time ko nakarinig ng speaker sa PICC. First conference na nadaluhan ko, prophetic conference naman yun eh. Tapos sabi niya, yuko! Hindi, yuko naman kami lahat. Sa PICC yun, December 1992. Meron dito, pito, na nagnanakaw sa offerings. Tayo! Punta sa harapan! Magsiksik kayo! Eh alam mo yung mukha nun, nakakatakot eh. Iyakan sila. Pito nga. Oh, sabi ko, Panginoon. Meron pa rito, pito, babae, bakla, tomboy. Hahatulang kayo ng Diyos, ha? Ngayong oras na ito, punta dito! Migi ka ng tawa. Galit. Sabi ko, sino kaya itong speaker na ito? Wala naman preaching pa. Altar call kaagad. Tumayo, yung mga bakla, tomboy. Hindi para i-judge, kundi sige, halik kayo, magsisi kayo. Eh, ang pumunta, anim lang. Sabi ko, pito. Hindi anim. Pag hindi ka tumayo, bakla ka, pati pangalan mo, sasabihin ko, tumayo. Ay, naku, ako po yun. Eh, ang laki ng PICC, di ba? Nakaupo ko dito sa kaliwa, just sa dulo ng isang upuan, marami. Tapos nang tumatakbo yung bakla papunta sa harapan, nadanggi niya yung balikat, yung aking siko. Tapos gusto kong tumingin. Sabi ba naman ang speaker, di man niya ako kilala. Ang tumingin sa kanya, lilipat ang masamang espiritu! Di ako tumingin. Eh di pag uwi ko, gaganon-ganon ako. Iyakan, wala nang preaching. Iyakan lang kami. Hindi ko makakalimutan yan. Nag-endorse pa yan ng libro ko. Tapos na, walang preaching. Tanghali na, kainan na. Ayaw pa, umalis sa mga upuan. Iyak pa ng iyak. Ay ako, tapos na ako. Ihingi na ako. Nagpunta ako sa CR. Malapit na ako sa CR. Halimbawa, yung pito ng CR. Malapit na ako. Biglang lumabas si Pastor Ernie Abella, yung speaker. Nag-iba tuloy ako ng lakad. Naghanap ako ng ibang CR. Grabe, nakakatakot tong propeta yun eh. Yung spokesperson ni Digong, sabi ko, Panginoon. Nung gabi, siya ulit ang speaker. Banyang aral. Walang altar call. Ano naman to? Nung gabi, nung umaga, walang preaching, altar call. Eh, ngayon, naghihintay ako altar call. Wala. Nang ako'y lumabas, nakasalubog naman kami doon sa hall. Pinuntahan ko, Pastor Ernie, kaninang maga, bless po ko. Salamat po sa Lord sa buhay ninyo. Ginamit po kayo na Lord. Tiningnan ako mula ulong pa. Walang nakita. Bakit nang umaga inunahan ko na pano, patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan ko. Wise. Hallelujah! Alam nyo sa totoo lang, sabi nga ni Paul, there is now no more condemnation. Pero mo yun, pero ang ginawa ko, umamin ako. Ay, iyak na ako ng iyak. So ngayong gabi, uuwi tayo na maluwag ang ating puso. Kasi wala namang ibang nakakalam ng ginagawa mo, hindi ikaw at si Lord lang. Sige, yuko ang mga ulo. Can you sing that song? In the presence of a holy God. Alam niyo yun, luma na yun eh. In the presence of a holy God, I bow down and I adore. Hindi nyo alam yan? Hindi nyo alam? How majestic is your name? Let's sing the song, In the Presence. In the presence of a holy God, I bow down and I adore. You reveal the secrets. You reveal the secrets of my heart. And I'm shaken to the core. And I'm shaken to the core. Once again, in the presence, in the presence.
Come on, let's sing that song from the bottom of our hearts. I bow down and I adore. You reveal the secrets. You reveal the secrets of my heart. And I am shaken. And I am shaken to the core. And I cry holy. And I cry holy, holy, holy God. How awesome. How awesome is your name. Majestic, how majestic is your name. I am changed. Where? In the presence of a whole. Can you bow your heads, please? Just the keyboard. Panginoon, salamat po na ginamit mo si Jeremiah. Ginamit mo si Malakay. Yung katuruan na sila ay bibig mo. Lord, ginamit mo yan sa buhay ko to prepare the way for the Lord. Salamat, Lord. Nakapagpatotoo na naman ako ng kabutihan mo. That was my life, mga kapatid. Salamat, Lord. Walang condemnation sa iyong presence, O God. Kahit na walang mag-prophesy sa amin kung anong klaseng buhay ang meron kami ngayon, kami po ay lumalapit at nagkukusa sa harapan mo, O Panginoon. Lord, gusto na naming makalaya. Alam mo yan, kapatid, kung ano man yan. Walang ibang nakakakilala sa'yo kung sino ka, kung anong meron ka. Kung meron kang boyfriend o girlfriend, inaalaw mo na mangyari yan sa inyo. Ay, kapatid, warning ito ng Lord. Kung merong negosyo, trabaho, may compromises, warning ito ng Lord. Hindi pa huli ang lahat. Prophetic ministry is good, great, awesome, ang presence ng yes, but God wants us to prepare the way for the Lord. Habang na kayo ko ang ulo, nakapikit ang mata, meron ba ritong isa o dalawa, kinakausap ka ng Lord? Kung nagawa ito ng Lord sa akin, hindi ako nahihiya. Sinasabi ko sa iyo, kayang gawin ito ng Lord sa iyo. Kung hanggang ngayon hindi ka tapat sa pagbibigay ng ikapo, ano bang gagawin ko sa iyo para ikaw ay maging tapat? Kung ikaw lagi kang late, hindi ka nagde-devotion, alam na alam mo dapat gawin, hindi mo ginagawa kasi merong nakaharang, may bara. Ang mata, hindi makakita, fully operational pag may katarata. Ang cellphone, nakakaroon ng jamming pagka merong obstruction. Lahat ng mga bagay na nakakadlang kasalanan. Kaya ngayong gabi, nakikiusap ako sa iyo, si Lord, kailanman, sabi ng Psalm 19, hindi niya itataboy ang sinuman na lumalapit sa kanya. Kaya kung meron kang ginagawa, mag-desisyon ka lang ngayon. Lord, ayoko na. Panginoon, gusto ko sa iyo na. Yun lang ang gusto ng Lord. Ang deliverance, hindi yung power encounter, lagi na lang, pati demonyo, nakikipag-usap pa sa iyo. Grabe, sigaw dito, nakakahiya patuloy, suka dito. Okay naman yun, pamamaraan din na Lord. May checklist pa yung iba. Di ba pinakamaganda, humingi ka na lang ng tawad at desisyonan mo yan, galing sa iyong puso, ayoko na talaga, Panginoon. So ngayong gabi, ikaw lang at si Lord, nakakaalam yan. Meron ba itong isa o dalawa na nagsasabi, Panginoon, ayoko na. Lord, lalakad na lang ako sa iyo. Gusto ko matuto na ako mismo nag-tear down, nag-uproot, nagde-destroy ng mga bagay na nakakahadlang para ako'y magamit mo. Lord, ako mismo sinusuko ko na lahat ito. Then you can build and plant. The presence of God, the power of God will manifest upon you. Unahin mo lang muna mag-uproot, mag-tear down. Hindi pwede buhay ng iba. Unahin mo muna lang ngayon ang sarili mo. Meron ba rito? Isa, dalawa, tatlo, pakitaas ng kamay. Merong nagsasabi rito, Lord, ako po, inaamin ko, I need to surrender something to you. I want to be serious in my walk with you. Taas ang kamay. Sige, huwag kayo maya. I'll give you time. Yung totoo lang, kinakausap ka ng Lord at sinasabi mo, Lord, simula ngayon, I just want to honor you in my life. Hindi ka pa nakapagtaas ng kamay. Sige, taas lang. Lord, salamat po sa iyong presence. Walang condemnation. Sige, yung magtas ng kamay, nakikita tayo ng Lord. Kung ngayon, sinasabi mo, tapos na yung ginagawa ko, Panginoon, sumarang ngayong gabi. I want everybody to stand up, please. Taas ang dalawang kamay.
Yung totoo lang, ha? Isa, dalawa, o tatlo, lima. Can I pray for you? Yung totoo lang, this is your breakthroughs. I want you to come forward. I want to pray for you. Yung nagtaas ng kamay, natotoo lang. Merong isang bagay, hindi naman necessary kasalanan niya. Baka pinapag-ibap ng Lord, yung ganito, ganyan. Gusto magpagamit ka ng Lord. Pero sabi mo, Lord, ako po, sige, punta rito. Walang condemnation, walang magtatanong kung ano yan, sino ka. Lord, as they come forward, maramdaman nila yung pag-ibig na naramdaman ko sa presence mo. Na makalaya sila sa anumang bagay na nakakahadlang para magamit mo sila. Sige, I will wait for one more minute or two more minutes. Just allow yourselves to just come forward. Don't feel condemned. Sige, taas mong yung kamay. Kausapin mo si Lord. Lord, salamat po. Sige, sabi mo sa Lord kung ano yan. Lord, patawad sa ganitong ginagawa ko. Patawad, Panginoon, sa compromises ko. Lord, hindi ako consistent sa aking Bible study, sa aking tithes. Patawad, Panginoon. Sige, sabi mo lang. Ako nga eh. Publicly, sinabi ko pa sa inyo eh. Oh, sabi mo lang ngayon kay Lord. Eh, nakakita ko ng luha ng Lord, bumabaksak dito. Pag-ibig ng Diyos yan, walang condemnation. Sige, yung gustong humabol, punta ka lang. This could be your time. This could be your wake-up call. I will turn over the microphone to Bishop Chito. My time is up. But I want to tell you this, walang condemnation kay Lord. Ang nararamdaman ko, pagpapatawad. Alam nyo, napuspos ako ng banal na espiritu, nag-operate ako sa gifts of the Holy Spirit. Wala rin, naglayhan. Kasi si Lord na ang kikilos sa dami ninyo, I cannot lay hand on you. But si Lord, ang laki ng kamay. Nakita ko yung damit nyo madumi, parang basahan, nasira-sira, inaalis ngayon ng Lord. Ngayon, binibisang kayo ng puting damit, the robe of righteousness of God. Sige, sabi mo sa Lord ko ano yan. Lord, patawad po. Lord, sorry po. Panginoon, salamat, patawad po. Sige, sabi mo lang. Ako, umahagulgul ako sa presence ng Lord. Salamat, Panginoon, patawad. Kung may boyfriend ka, huwag nyo na uling gagawin. Kung may pinapanood ka pa na hindi nakalulugod, tama na yan. Today is the day of your deliverance. Yan na, sige. Meron pa, tiny glittering lights. Presence ng Lord yan. Yung gustong pumunta sa harapan, sige, punta ka lang. Yung may karamdaman, yung mayroong problema sa pamilya, alam mo na kung ano man yan, halika, basta, kakaiba ito. Paghipo lang ng Lord kung ano man ang problema mo. Lord, walang ibang nakakalam ng aming buhay maliban sa iyo. I will close this service with this. Walang itinaboy si Lord na sino mang lumapit sa Kanya. Now, as you confess your sins to God, claim your forgiveness. Lord, salamat po. Simula ngayong gabi. Lord, kine-claim ko ang pagpapatawad mo sa aking buhay. Lord, salamat po. Nakalaya na ako ngayon. Sige, sabihin mo sa Lord, salamat po. Huwag ka lang iyak ng iyak. Dapat merong katapusan din yan. Lord, salamat po sa pagpapatawad mo, O Diyos. Lord, puspusin mo kami ng pag-ibig mo at kapangyarihan mo. Walang condemnation, Lord, in Christ Jesus. Sige, taas ang dalawang kamay. Be ready for the outpouring of the Lord. Lord, puspusin mo. Puspusin mo ng iyong pag-ibig, ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na espiritu. Buksan ang mga mata. Buksan ang mga tenga. Buksan ang puso. Lord! Hallelujah! Receive whatever the Lord has prepared for you. Receive the touch of God. Hallelujah! Yeah! Come on! Sige, open your mouth. Bless the Lord! Come on! Receive! Lalabasekata! Be filled with the Holy Ghost! Shakarebolala katarabase! Lord, buksan mo ang aming mga mata. Buksan mo ang aming mga tenga. Maaramdam kami, O Lord. Wala nang babalik sa dating buhay. Magpapatuloy na lang kami, O Diyos. Yarabasekete robosa, relegatorobosa. Wala nang mababakslide. Yarabose, robosa kotaraba. Yere bobo shere la 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 shaka kaka.
Lord. Salamat po. Thank you, Lord, for your forgiveness. Thank you, Lord, for your presence in our lives. Today, Lord, is a new day. Amen. Hallelujah. Can you shout, Hallelujah! Amen. So we'll see you tomorrow at 12 o'clock. Amen. Bukas, kung matindi ginawa ni Lord ngayon, mas matindi ang gagawin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. God is so good. Amen. God bless you. So today, before we go, let's just yung mga ano natin, kalat, paki-pick up. But right now, let's celebrate the goodness of God. Amen. Just raise up your hands to the Lord right now. In the mighty name of Jesus Christ. May the blessings of God be upon you. Open heavens and breakthroughs upon everyone here today. Lord, tomorrow, bring us here again. And Lord, empower us, Lord God, for our destiny, for this nation. Hallelujah. Use us mightily for your glory. Today, we declare and decree breakthroughs and open heavens upon you. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Come on, let's praise God one more time. You got the river in you. Say that to me, you push out the window. You got the river in you. Say, I've got the side river of living water, a fountain that never will run dry. Cause it's an open heaven, you're releasing, and we will never be denied. Because we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. Because we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the river. Everybody sing it out. Deep rise out. Deep rise out to you. Deep rise out. Deep rise out to you. We cry out to you, Jesus. Cause I've got a river, a living water, a fountain that never will run dry. Cause it's an open heaven, you're and we will never be denied. We're stirring up. Cause this is stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump. Deep rise out to, deep rise out, deep rise out to. We cry out to you, Jesus. Deep rise out, deep rise out to you. Deep rise out to. We cry out to you, Jesus. We're walking into deep. Thank you.
need someone as you go out. But if you want to stay and sing this last song with us, then please do. Say if he goes. 1, 2, 3. And if he goes to the left, then we go to the left. And if he goes to the right, then we go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody, if he goes to the left, then we go to the left. And if he goes to the right, then we go to the left. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 dance. Everybody, if he goes to the left, then we go to the left. And if he goes to the right, then we go to the left. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 shout. Everybody, if he goes to the left, then we go to the left. And if he goes to the right, and we go to the left, we're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, jump, Tip cries out to. Tip cries out to. We cry out to you, Jesus. Tip cries out to you. Tip cries out to you. We cry out to you, Jesus. Somebody give God my shout. Bless everyone and see you tomorrow. God bless you everyone. See you tomorrow on our Activate Day 2. So please, tulong-tulong po tayo sa pagligpit. Yung mga water bottles po na nakikita natin, dalhin po natin palabas. Let's help our brothers in victory sa paglinis ng venue natin. Your mercy, God bless you all. Covers me under your wings. Your shadow covers me. Your promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come.